totohana ano manatili ka na lang may piling sa mata. Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pantasya na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ang buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realita? Pumasok sa makikitadaan kung sa laman ay kakasyang pag-iwa sa mama sa karamihan. Diyak ikaw ay mali, maliligang din naman sa karamihan. Ikaw ay maliligaw. Hey! Yan din sa depo, yan din natin ang buong mundo. Ang patunay mo ang iyong tindigan. Ikaw ang yan sa depo. Pipilitin na mag-saksi. Walang-walang di naman ang inyong aral. At magkakatoks-katoks ka pa sa liglong ka. Sana ka naman sa dagindaan pakasabtong araw. Kamarating garamilisip hanggang huli. Oras-araw at panahon at totohan. Ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw. Depon ikaw ay sila muli. Ngayon di sa depo, yan ang ginatin ang buong mundo. Patunay mo ang iyong tindigan. Ikaw ang hindi sa depo. Yan ang di sa depo. Labanan na pananakasulatan. Kapayapan magkakamitan. Tunay na unawa. Karangalan, ipati naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Reduksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Wala ang welcome bagay na pinagabalahan. Recon, alamin natin ang tunay na kahulugan. Recon, lugar na malisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Layanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunay mo ang iyong tindigan. Ikaw ang inip sa depo. Yayani sa depo. Labanan lang pananakasulatan. Kapayapan magkakamitan. Tunay na unawa. Depo, ang tanging muka. Kung saan lahat Thank you.
totohanan ng mana pili ka na lang bumay pili sa mata. Pipili mo pa na ikaw ay nakangiti sa pantasa na ayaw mo nang magwakas. Handa ka na bang lakasin ng buong katotohanan na sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitang kung sa laman ay kakasyang pag ikaw ay sumama sa karamihan. Iyak ikaw ay mali, maliligang din naman sa karamihan. Ikaw ay maliligaw. Yayanig sa depo, yanigin na pinagugong mundo. Ang patunay mo ang iyong tindi, at ikaw ang yanig sa depo. Okay, at magandang gabi sa lahat. Welcome sa Debaters Convention, August 30, 2021, Monday. Meron tayong debate na magaganap ngayon between Fernando Camacho ng SDA versus Samuel Tahuda ng MCGU. At ang kanilang topic, patutunayan ko na si Jesus ay walang pasimula. Ayan, ang ating affirmative si Fernando Camacho, negative naman si Samuel Tahuda. At bago natin gusto ko munang malaman yung kanilang setup ng rules at saka yung ating rules and regulation. Sister Gabriela, pwede mo bang basahin, sis? Mawala. Hello, naririnig na ako, sir? Naano. Sige po. Magandang gabi po sa ating lahat. Narito ang rules na kinakailangang sundin ng ating magkabilang panig. Una, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2, kung categorical ang question, kailangan sugorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo at ang moderator at admin ang magbabantay sa 20 seconds time. Kung walang sagot sa categorical or hindi categorical next question, kaagad walang paliwanagan. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Panglima, sa unang pagtatanong, kinakailangan lang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras na pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, out of the topic are not accepted. No side comment. No unprofessional attitude. No objection during conclusion. Respect the admin and moderator decision is always final. Number 12, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. 15 minutes affirmative first stand. 10 minutes first cross negative. 15 minutes negative first stand. 10 minutes first cross affirmative. 15 minutes rebuttal affirmative. 10 minutes second cross negative. 15 minutes rebuttal negative. 10 minutes second cross affirmative. 5 minutes negative conclusion and 5 minutes affirmative conclusion. Thank you po. Okay, ayun. At sumasang-ayon ba ang ating debaters sa mga nabanggit na rules and regulation, bro? Affirmative. Unmute ka, bro. Kamit ka, bro. Ah, sorry. Yes, sir. Sumasang-ayon po.
Ayan. At yung ating negative, sumasang-ayon ka ba, bro? Nakamute din. Ah, yes po, sang-ayon po, Mr. Moderator, nakamute po lang. Ayun. At siyempre, before natin simulan ang ating debate, gusto ko munang magpakilala ng kahit na 30 seconds yung ating mga debater sa ngayon. So, mauna ka na, bro, affirmative. Okay, ang inyo pong laging nakakasama sa Impapawid, ang inyo pong malit na lingkod, Brother Fernando B. Camacho Jr., na dito po namamahay sa DevCon. Ako po ngayon ay tumatayo sa panig ng apermatibo, no, sa paksang ang ating Panginoong Jesus Kristo bilang Alpha at Omega ay walang pasimula. Isa pong maliit na membro ng Seventh-day Adventist Church. Yung ating negative, Bro Sam, pakilala ka, bro. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Samuel Tahoda ng MCGU. So sa gabi pong ito, patutunayan ko po sa inyo na ng ating Panginoong Jesucristo ay meron pong panimula. So alam naman po natin na siya ay mayroong pre-existence. Kumbaga yung kanyang pag-exist nung panahon wala pa siya sa katawang tao niya. So patutunayan ko sa inyo na yung pagiging anak niya sa Espiritu, siya ay may pasimula. Yan lang ang pagsalanan. Okay. So pwede mo bang ipaliwanag yung MCGU, Bro Sam? Okay po, sa mga nalilito po, no, ang MCGU po ay isang dito po yan sa Mindanao, nag-umpisa na sa kasalukuyan ay hindi pa po nare-rehistro sa SEC or Securities and Exchange Commission. So ang MCGU po, ang meaning po nun ay Member of the Church of God Universal. So iba po yan sa inaakay ng kapatid na Soriano dahil yung sa kanila MCGI po yun. Yung sa amin naman ay MCGU o Universal. Yun po ba kaiba? Ayan, so that is Bro Samuel Tahoda ng MCGU or Members Church of God Universal. At simulan na natin ang ating debate. 15 minutes sa unang pagpapahayag ng ating affirmative. Bro Fernando Camacho ng SDA, your time start, bro. Now. Okay, isa pong karangalan at kaligayahan ang makapagpatuloy sa paglalahad po ng katotohanan dito po sa Debaters Convention Group. At dahil po riyan ay walang dahilan at walang patlang ang atin pong pasasalamat sa atin pong dakilang Diyos na lumikha ng langit at lupa sa patuloy na kanyang pag-ibig na ipinakikita sa atin at kanyang kadakilaan. Ano ho? At siyempre dito po sa ating pong tahanan sa Debaters Convention Group, lubos natin pinasasalamatan ang buong kawanian, o, mula sa CEO hanggang sa pinaka mababang posisyon. Ano ho? At siyempre sa ating pong kaibigan dito, ang kapatid na Russia Vista na laging nakaantabay, no, sa mga ganitong mga gawain. At ngayon tumatayo muli bilang isang patas na moderator. At ang atin pong isa pang pinasasalamatan, ang kapatid na Gabriela. Ayan, na isa pong tumatayong co-host ng atin pong debating ito. At isang kaligayahan din po sa inyong malit na lingkod, kapatid na Gabriela, na kayo po ay kabilang sa nagiging pag-uusap namin ito. Siyempre, pinasasalamatan ko rin po ang atin pong makasama sa platform, ang kapatid na Di Matalo. Oh, pangalan ho pa lang, lagi nang panalo. Di Matalo. At ang kapatid na Rod. Siyempre, ang kapatid nating si Marte, the legend Marte. Ayan. At ang Pastor Eric ng End Times. Ayan. At ang atin pong bagong kasama, paano to, nakalagay lang dito, ay bro. No? So, yan, salamat po sa inyo. At syempre ay hindi mabubuo ang debating ito at hindi ito susulong kung wala po ang presensya ng tumatayong negatibo sa pagkakataon pong ito. At ako po ay lubos na masaya, ano, maligaya, sapagkat isang karangalan din po para sa akin ang makaharap ang isang veterano, Batikano, na founder, ano,
pundador ng MCGU. Yan, ng Member of Church of God Universal ng kapatid na Samuel Ahuda. Ayan, no? So katulad po ng inyong narinig, ano? Iba po ito sa MCGI. Ano ho? Yung MCGI ay ang sakop ay international lamang, no? Pero itong ating pong kaharap, universal. So mas malaki ito. Ano ho? At hindi ito basta-basta dahil siya po ang pinaka-founder, no, ng MCGU. Kaya kung gusto niyo po siyang makaharap, ay magpasabi lang po kayo. Ayan po yung lumalaban ng on the spot kahit nakapikit pa. Oh? Okay. So, yan po ang kapatid na Samuel Tahuda. Okay. So, ang paksa po na akin pong titindigan ay pinatutunayan ko na ang ating Panginoong Hesukristo ay walang pasimula, oh, sa kanya pong pagiging Diyos. At kami po ay nagkakasundo ng kapatid na Samuel Tahuda. Hindi namin nag-uusapan dito yung pagkakaroon niya o yung pagkakaroon ng katawang lupa ng ating pong Panginoong Jesus. Kundi ang pag-uusapan lamang namin dito ay yun pong dali, tawag ng tawag si ano ko lang po, ha, wait lang po. Ang pag-uusapan lang po namin dito ay patungkol sa kalagayan, pagiging Diyos ng ating pong Panginoong Hesukristo. Isang katunayan, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesus ay walang pasimula. Ano po? Ay ito hong mababasa natin buhat sa aklat ng nais ko muna nga basahin ang aklat ng Apokalipsis. Oh. Ayan, at dito po ako magpapasimula. Kapitulo 21, talata po ay 6. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Palibasa sa talatang ito ay mayroong nababasa na ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Marami po ang nag-aakala nang sabihin sa talatang ito na yung Alpha at ang Omega ay mayroong pasimula. Oh, kasi nga nabanggit dito ang pasimula at ang wakas. Ano? Yan. Pero siguro mamaya po sa rebata section, doon ko po ilalahad po yan kung ano ang tamang unawa. No? Doon ko babaybayin po yan o doon ko po yan babaryahin. Ano? Kung ano ang tamang unawa, dyan po sa ang pasimula at ang wakas. Pero ako'y naniniwala sa pagpapatiuna ko ng paghahayag. Ako'y naniniwala na yung terminong ang pasimula at ang wakas ay tumutukoy sa walang pinagmulan. Ano po? Yan. Then, naniniwala rin po ako na ang tinutukoy sa talatang ito ng 21:6 ng Apokalipsis na siyang Alpha at ang Omega ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ayan, ano po? Yan po ay isang titulo na kanyang ginagamit upang ipakita sa kanyang, sa mga mambabasa ng ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos na wala siyang pinagmulan, ano, at wala rin siyang katapusan. Okay? So mangyari kung bakit may mga mananampalataya o mag-aaral ng Biblia na hindi maarok yung mga terminong ang pasimula at ang wakas sapagkat may binabanggit sa isang talata ng ikalawang Timoteo, kapitulo 3, talata po ay 7, na ang sabi sa atin nito, na laging nagsisipag-aral, kailan paman ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan.
sadyang may mga tao talaga na kahit na anong pag-aaral ang gawin nila, no, ay hindi sila makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Siguro mayroon silang ibang motibo kung bakit hindi sila makarating sa pagkakaalam ng katotohanan. Pero tayo ay umaasa sa pag-uusap na ito, dyan po sa ating mga makakapanood, sa makakasubaybay, na may magganito ring paniniwala o haka-haka, ay darating din po sila sa isang pagkakataon na sila ay maiaahon sa maling pagkaunawa. Pansinin ninyo, dito sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 29, Talatang 24, sa saling magandang balita Biblia, ganito ang ating mababasa. Ang mga nalilihi sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. So, kaya tayo naniniwala na yung mga nalilihis ng landas, nalilihis sa katotohanan, hindi naniniwala ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kalagayang Diyos ay walang pasimula, ay magtatamo rin balang araw ng kaunawaan basta't ang kanilang puso ay nasa paghahanap talaga ng katotohanan. Ano? At yung may mga matitigas na ulo, no? Sila po tatanggap ng pangaral sa pamamagitan ng banal na kasulatan. O kaya tao na nagnanais na matuntun ang buong katotohanan ay hindi ho sasala at siya ay ipapaanino sa kanya ng ating Panginoon. Ano? Datnan man siya ng kamatayan, samantalang hinahakuhap niya ang katotohanan, may pag-asa siya doon sa buhay na walang hanggan. Ayan. Pero sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, ay nais ko po na maunawaan po ninyo ng ating Panginoong Jesucristo wala pong pasimula. Isa pang talata, bukod sa Kapitulo 21, talatang 6, ng aklat ng Apokalipsis, susundan ko dito sa Kapitulo 1 naman, talatang 8. Ito po'y pangalawang talata sa Bagong Tipan na nagsasabi tungkol sa Alpha at ang Omega. Sabi rito, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Excuse me. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Naniniwala ako, mga kaibigan, mga kapatid, na ang 1:8 ng Apokalipsis ay tumutukoy sa atin pong Panginoong Jesucristo, na siya po ang Alpha at ang Omega. Ang Alpha at Omega na ito, tumutukoy sa talatang ito na Panginoong Diyos, na ang wika, ngayon at nang nakaraan at sa darating. Yan po pagkakabaybay ng talata. Ano pa sabi doon sa Alpha at Omega? Ang Alpha at Omega na binabanggit dito ang wika, makapangyarihan sa lahat. Yan. At syempre, kung pinag-uusapan ang pagiging makapangyarihan sa lahat, palagay ko walang makapagsasabi na ang Diyos, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay mayroong pasimula. Maliban na lamang kung itatakbo nila ang talatang ito sa Ama. Yan. At kung palalabasin ang 1:8, hindi tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo, kundi sa Ama. Kaya lang, magkakaroon po siya ng suliranin kung ito ay tatakbo sa Ama. Ano? Ayan. So, dito maliwanag na ang Alpha at Omega, makapangyarihan sa lahat na Diyos o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala pong pasimula po yan. Ano? Wala po yung katapusan. Kaya wag ho natin uunawain yung salitang Alpha at ang Omega, kung may nabasa tayo na pasimula at ang wakas, uunawain nating literal na talagang siya ay mayroong pasimula. Ano? Yan. Thank you. Okay?
At sa pagpapatuloy pa, no? Yan. Gusto kong makita ninyo pa yung ngayon at ng nakaraan at sa darating. Pansinin niyo't ganyan din ang pinapahayag ng ating pong Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Biblia sa pagkakasulat ng kanyang mga lingkod. Sa Kapitulo 13, talatang 8 ng aklat naman ng Hebreo, ganito ang ating pong mababasa. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Oh, ayan. So, ipinakikilala din ng aklat ng Hebreo ng ating Panginoong Jesucristo ay siya yung kahaponan niya, no? Yung ngayon at magpakailanman. Oh, yan po ang mga tagubili ng banal na kasulatan. Pangatlong talata. Hindi pa, dadagdagan ko muna bago ako dumako sa ikatlong talata, ano? Nang nagsasabing ako ang Alpha at ang Omega. Dito muna ako babalak sa Kapitulo 4, talatang 8 ng Biblia. Saling ang bagong ang Biblia. At ang apat na nilalang na buhay na may anim na pa, ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. Sino po yung ipinakikilala na sa talatang ito na Panginoong Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, na tinutukoy na noon at ang ngayon at ang darating? Yan po ay walang iba kundi ang Alpha at ang Omega pa rin ho. Ano? Ay magkakasuwa to mga talata ng banal na kasulatan pagdating po sa pagtuturo, sa pagpapakilala tungkol po sa atin pong Panginoong Jesucristo. Ayan, na tinutukoy dito na ang Alpha at Omega, siya rin daw po yung Diyos, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, oh, na siya rin yung noon, siya rin yung ngayon, siya rin ang nakaraan. Oh, kaya napakalinaw ng mga talata sa Biblia na inulit nga doon sa Hebreo. Sige po, salamat. Okay, so dyan natatapos ang first presentation ng ating affirmative, Fernando Camacho ng SDA. At dadako tayo sa ating 10 minutes na pagtatanong, Bro Samuel Tahoda ng MCGU. 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, unang tanong, ginamit mo yung Revelation 21:6 na nagsasabing ako at ang Alpha at ang Omega. Tanong, sino yung Alpha at Omega na binabanggit doon ayon sa aral ninyo? Alpha at, oo po, 21 verse, teka lang po ha, verse 6. Opo, ang ating pong Panginoong Jesucristo, yan po ang Alpha at ang Omega na binabanggit po sa talata pong yan. Yan po, okay, okay po. So, sa aral po ninyo, yung Revelation 21:6 na Alpha at Omega ay hindi yan ang Ama kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Yes, kapatid. No? Yan po ay tumutukoy po sa Ama. Yung meron kaming lumang mga publication na sa panimula ng kanilang pag-aaral ay pinantukoy din po nila yan sa Ama. Pero dito sa mga present truth na amin pong natutunan, ay tumutukoy po yan sa atin pong Panginoong Jesucristo. Kaya kung meron po kayong mababasa, check na lang po o paki-double check next yung question. Date po niyan. Salamat po. Okay, for clarification lang sa audience, no, kasi sabi mo meron kayong aral noon na yan ay tumutukoy sa Ama, pero sa bago ninyong aral ngayon, yan ay tumutukoy na sa Anak. Okay, so for clarification lang, ano ba talaga yung stand yung ngayon? Yan ay tumutukoy sa Ama or tumutukoy sa Anak or tumutukoy sa kanilang dalawa pareho? Tumutukoy po yan, kaibigan, yung particular na talata pong ito ng Alpha at Omega sa 21 talatang 6 ay sa Anak po. Okay? So, ito po yung aming pinanghahawakan na sa ngayon. Next question. Okay.
ayon dyan sa talata nating mababasa, meron bang pasimula yung Alpha at Omega? Yes, katulad yan ng binanggit ko po kanina, ayon din sa pagbasa, na nakatala dito ang pasimula at ang wakas. Pero hindi po yan inuunawa na isang literal na katulad ng nasa sentido kumon natin. Yan po'y tumutukoy lamang sa walang pinagmulan at wala rin pong wakas. Next question. Okay. Sabi mo, hindi yan literal na pasimula. Sabi mo. So, kung yan ay hindi literal na pasimula, anong klaseng pasimula ang tinutukoy sa talatang yan? Opo, yan po ay expression ng mga Greeks para sabihing wala pong umpisa at wala ring katapusan. Opo, yan po ay isang pananalitang paglalarawan. Kaya hindi po yan inuunawa bilang literal na pangusap na katulad ng ating next question. Iniisip. Okay, ayon sa nakasulat no sa Revelation 21:6, ano ang nakasulat? Ang pasimula o ang walang pasimula? Alin sa dalawa? Ano nakasulat? Katulad nga nasagot ko ka po kanina at sa presentation ko ang nakalagay po diyan ang pasimula. No, may definite article no, ang pasimula at ang wakas. Pero hindi po yan dapat unawain katulad ng limitado nating pag-unawa. Na kung muna basa natin may pasimula, unawain natin may starting point. Next so, question. Yan po ay isang pananalitang paglalarawan. Okay. Sunod na talata, no, yung ginamit mo yung sa Revelation 1:8 na ang sabi mo ito ay tumutukoy sa anak. Okay, ang tanong ko dito no, ano ba ang kahulugan kapag sinabing Alpha at Omega? Ayon sa aral ninyo. Pag sinabi pong Alpha at Omega, walang pasimula po 'yan at walang wakas. Hango po 'yan sa mga titik sa unang titik ng Grego at ng o ng Grego, yung Alpha at yung kahulihan ay Omega. Kaya ito po ay isang paglalarawang pananalita. Hindi ito dapat unawain na literal na may pinagmulan. Okay, sabi mo, ang meaning ng Alpha at Omega ay walang pasimula. Tanong ko sa iyo, tutol ka ba sa mga salin ngayon na nakasulat sa Revelation 21:6 na ang pasimula? Tutol ka o hindi? Hindi po ako tutol. Oh, ang kailangan lang po natin ay uunawain natin ayon sa konsepto ng isang manunulat na Hebreo. Ito pong binabasa nating talata. At ikukonsidera din natin yung language na ginamit po rito para maunawaan natin na ito nga ay isang paglalarawang pagpapahayag. Okay, so ayon dito sa Greek definition, no, yung salitang Alpha ay first letter of the alphabet. Ayon naman sa talata na ginamit mo sa Revelation 1:8, Alpha and Omega, the beginning and the ending. Yun bang salitang beginning? Pasimula ba yun o hindi? Ah, yes. Yan po ang sabi ko nga, yan ang kauna-unahang letra ng Greeks, letra ng Greek. At nagtatapos yan sa letra ng Omega. Kaya yan po ay isang expression po yan ng paglalaraw o paglalarawang pananalita para ihayag ng ating Panginoong Diyos bilang Alpha at Omega ay walang starting point. Okay. Ang next question ko naman, ginamit mo yung Revelation 4:8 na sabi mo kamo, ito ay tumutukoy sa anak. Tama ba yung narinig ko? Ayon sa aralin niyo, ito ay tumutukoy sa anak? Yes, sir. Yan po'y tumutukoy po sa ating pong Panginoong Jesus. Nang sabihin dyan, banal ang Panginoong Diyos. Ang makapangyarihan sa lahat, tumutukoy po yan sa ating pong Panginoong Jesus. Yan po sa particular uli na talata. So, yan po ang pansamantala nating tugon. Next question. Okay. So, ayon dito sa talatang binasa mo, no, Revelation 4:8, kung simula natin sa 3, ang isa dyan na tinutukoy ay nakaupo. Tama po ba? Hindi ko pa binanggit yung tinatanong ninyo. Next question. Ito lang po ang ginamit. Okay. Okay, so tanggap mo ba na ang ating Panginoong Hesukristo ay anak ng Ama? Yes.
Opo, naniniwala kami diyan, no, na siya po ay anak ng ama. Oh, at wala siguro kaming wala kaming tutol diyan po sa binabanggit po ninyo. Next question. Kung siya ay anak ng ama, ang tanong ko sa iyo ngayon, kailan siya ipinanganak ng ama? Opo. Okay. Yung pong literal na panganganak ng ama, hindi po yun tumutugma sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat yung anak, yung kanyang pagiging anak ay isa pong titulo. Hindi po yung literal na siya ay inilabas mula sa sinapupunan ng ama. Ayan po, pansamantala natin. Tumutugma. Next question. Okay. Tanong ko sa iyo, mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na kung saan sinasabi ng ama na ipinanganak niya ngayon ang kanyang anak? Meron bang mababasang gano'n o wala? Meron doon sa aklat ng mga awit, no? Mayroon nga binabanggit po yan. Kaya lang hihintayin ko munang mailabas po yan bago ko sasagutin ng maganda. Pero sagot ko, meron po. Next question. Okay, so tanggap mo. Last 2 minutes. Okay, tanggap mo ngayon na ating Panginoong Jesucristo ay inanak lamang ng Ama. Tama po ba? Hindi po. Hindi siya inanak. O, kasi pag sinabing inanak, lumalabas yan pa literal na inilabas mula sa sinapupunan. Ang tinatanggap po namin dyan, yung pong titulo na siya po ay anak ng Diyos. Ayan, yan po ang aming pong ang pansamantala kong tugon. Dyan po sa maganda ninyo. Next question. Okay, ayon sa sinabi mo kanina, mayroong mababasa na ipinanganak siya ng ama. Ang tanong ko sa iyo, tutol ka ba doon sa mga salin na nagsasabing ipinanganak kita? Tutol ka ba doon o hindi? Yes, sir. Tutol ako diyan sa salin po na yan na ipinanganak. No? Yung term na ipinanganak, yan na pumapasok sa sentido komun ng mga tao na literal na iniluwal. Ano, doon ako nagkukubli. Doon sa iniluwal, doon sa sentido ko muna iniluwal. Next question. Tutol po ako riyan. Tanggap mo ba na ikaw ay anak ng Diyos? Yes, sir. At yan po ay mababasa natin, no, sa Juan 1:12, kung di ako nagkakamali, binigyan tayo ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. Next question. Next question. Kung tinatawag mo yung sarili na anak ng Diyos, ikaw ba ay literal na iniluwal ng Diyos? Yes or no? Yes, sir. Sapagkat literal iniluwal ng Diyos? Hindi po. Ako literal na iniluwal ng aking parents. Pero literal na iniluwal ng Diyos? Hindi po. Kundi binigyan lamang po tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Salamat po. Okay. So, dyan natatapos ang first cross ng ating negative, Bro Samuel Tahuda ng MCGU. At bago tayo dadako sa ating first presentation ng ating negative, shoutout muna kay Arcel de la Cruz, kay Leonard Avila, kay Darlene Nieves, kay Kate Hoffen, kay Aurel Mindoro, kay Joel Alejandro, kay Mike Manalo, kay Bernard Marquez, kay Danilo Resma Jr., kay Rolando Bayani, kay Moises Aki Tonyakaw, kay Mara Tolentino. Ayan. At shoutout din kay Ian J. Villarmer Palar. Ayos kay ka, Bro Fernando Baisa Camacho. Ako, good luck. Pa-shoutout admin. Ayan. At sabi naman ni Yakub Dawood Nagarnom. Ahaha, gagamitin naman. Yan ni Camacho ay Juan Jess 30 at pahayag 1-8. Ayan. At shoutout din kay Bro Pastor Romel Rosales. Go, 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 mga Caps. Ayan. At saka shoutout din kay Aurel Mendoro. Good evening, everyone. God bless Sir Fernan. God bless sa lahat mga admin and moderator ng DevCon Groups. Ayan. At shoutout din kay Priscilla Mubida Onyo. Sabi niya, good evening po. At kay Dan Ray Umike, good evening. At shoutout po sa lahat, lalo-lalo na si Bro Fernando Camacho.
Sabi naman ni Phil Christian Arlantico Barbero, God bless po sa ating mga kapatid. Tama ang SDA dahil si Jesus ay Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. So, shout out kay Roland Balnientos, watching here from Isamis Oriental. Ayan. At shout out din kay Casey Richelle MC. Ayan, pa-shout out. Shout out sa'yo, sister. Ito yung anak ni sis po, I think. At shout out din kay Gerson Luena Ronola. Sabi niya, imperno yung dalawa, parehong alipores ng Antikristo. Ayan. At shout out din kay Aurel Mondoro na good evening bro Arcel De La Cruz. Kailan ba kita makikita sa DevCon Live para ipagtanggol ang katotohanan? Ang ganda na sa DevCon, pinapakita yung mga verse na binabasa. Ayan. At tinatry natin na talagang ilagay yung verse at sana mahagip. So, shout out din kay Leonard Avelas, Samuel Tahuda. May pag-uusap ba kayo ni Kibuloy para hatiin ang universe? Ayan. At saka kay Inton R. Soriano, sabi niya, Sam, itanong mo kung ilan ang Alpha at Omega. Sabi ni Pistos Ginumay, tanong ko sa Sam, dahil ang pangalan ng iglesia mo ay MCGU, Universal, may membro ka ba sa Mars, Pluto, Mercury? Dahil ang mga planetang ito ay walang taong pwedeng mabuhay ayon sa siyensya. At saka shout out din kay Yilin Camacho. Magandang gabi. Ayan yung sabi niya. So, dako tayo sa ating first presentation. Bro Samuel Tahuda ng MCGU. 15 minutes, bro. Your time start now. Mr. Moderator, paano lang po, pa-request kung pwedeng makapag-open si Bro Samuel kahit na 1 minute lang for recognition. Bro Sam? Salamat. Sige po. Ang problema. Okay. Sana yung video ko. Ayan. So, sa lahat ng mga fans, ako po si Samuel Tahuda po ng NCGU. At sa ngayon po, i-off ko na yung video ko kasi dito yung sa cellphone na gagamitin ko. Dito po, magbubukas na ng Bible na pabasahin ko ngayon sa aking latay. Sige po. Proceed, Sam. Okay, Arasha, pwede mo nang bisahan yung time. Sige. So, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ng live at sa mga nandito sa ating VC, no? Ngayong gabi, ako naman salamat sa inyo dahil sa ngayon pong gabing ito ay matutuklasan natin kung ano ba talaga yung tunay na katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, kung siya ba ay merong pasimula o wala. So, kami po dito sa MCGU, kami ay naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay merong pasimula. So, yan po ang aming official stand bilang MCGU. So, bagamat kami naniniwala no, ng ating Panginoong Hesukristo ay minsang no, nagkatawang tao, pero ang kanya pong pasimula talaga no, sa kanyang pagiging anak ay hindi po sa panahong ipinanganak siya ni Maria, kundi bago pa dumating ang mga panahong iyan, ang ating Panginoong Hesukristo ay umiiral na. At sa aming stand, ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinanganak sa panahong wala pang literal na panahon or yung wala pa ang mundo. So, yan po no ang aming stand ng bilang MCGU. So, ngayon pong gabing ito, no, ayon sa napakaraming sita sa Biblia, marami pong nagpapatunay na talagang ang ating Panginoong Hesukristo ay mayroong pasimula. Pero bago yan, alamin muna natin kung talaga bang mayroon siyang tinatawag na pre-existence o yun kumbagang yung kanyang pag-exist no bago siya nagkatawang tao. Ayon po sa 17:5 ng Juan, ganito po ang ating mababasa. Sabi dito, 5. Tagalog. Okay. Ipinahayag 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. So napakaliwanag po dito na ayon sa pahayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo na meron na siyang kaluwalhatiang tinamo bago pa man naging gayon o bago pa man nalalang ang sanglibutan. Kaya kung ating unawaing mabuti ang kanyang pahayag no dito sa City 5, malalaman agad natin na siya ay nandoon na. No? Siya ay nandoon na bago pa man nagkaroon ng mundo. Ibig sabihin, siya ay existido na o siya ay umiiral na. Kaya sa kanyang pangangaral, minsan niyang sinabi ang mga katagang ito. No? Ayon sa John 6:62,
ay ganito ang kanyang sinabi. Sabi dito, John 6:62. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? So wala pong pagdududa, no? Ayon sa payag mismo nating Panginoong Kristo, siya ay meron ng kinaroroonan noong una na kung saan doon din siya babalik, doon din siya aakyat. So maliwanag po yan, no? Walang pagdududa, ang ating Panginoong Kristo ay umiiral na bago pa man siya nagkaroon ng katawang tao. Kaya sa aming pag-uusap ngayon, alamin natin, meron ba siyang umpisa, no? Meron ba siyang pasimula doon sa, kumbaga, sa panahon, no? Sa panahon noon na kung saan ay wala pang literal na panahon. Ang tawag po namin dyan ay yung eternity past, no? Yung eternity kasi, yun yung time na hindi siya sakop sa time natin, no? Yung time natin na kumbaga nakasaad siya, no? Nakabase siya sa araw, no? Yung paglubog at pagsilang ng araw, dyan nakabase ang ating time. Pero yung tinatawag na eternity, yan yung time na umiiral na hindi naman nakabase sa araw. So kapag sinabing eternity past, no, kapag sinabi ko yung katagang yan, ibig sabihin tumutukoy yan sa panahon nila na kumbaga nakaraan na, no, kung ikukumpara sa panahon natin na meron tayo ngayon, kumbaga nakaraan na yun. 'Di ba? So yan yung tinatawag namin yan na eternity past. So doon po sa panahon na iyon, no, na kung saan wala pa ang sanglibutan, ay meron ng kalulati ang tinamo ang ating Panginoong Hesukristo, no. Sabi nga niya, no, sa Proverbs 8:22, ganito ang ating mababasa. Proverbs 8:22, sabi dito, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula nung araw, mula nung walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. So gusto kong pansinin niyo dito, no, yung mga kataga na ginamit ito ng sabi, inari ako ng Panginoon sa pasimulan ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. So bago para lalangin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga nilalang, no, yung mundo at kung langit at lupa at kung ano pa man, no, na makikita natin na nilalang ng Diyos, ang pinakauna pala niyang inari or ang pinakauna niyang inilabas ayon sa talata, no, ay ang kanyang anak, no. Ayon nga sa Proverbs 8:24, ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig, no. Doon sa salitang nailabas, no. Doon, no, 'di ba? Proverbs 8:24 hanggang 8:25, babasa mo 'yan yung salitang nalagay, nailabas, no. Doon sa salitang nalagay, nailabas, ibig sabihin, merong naglagay sa kanya, merong naglabas sa kanya. 'Di po ba? No? Kasi kapag silabing nailabas, ibig sabihin mayroong gumawa ng action para siya ay mailabas, 'di ba? Kasi hindi naman mara, ano, kumbaga illogical kapag sabihin nailabas tapos walang nagpalabas sa iyo. 'Di po ba? So kaya sinabing nailabas, kaya sinabing nalagay kasi mayroong naglagay sa kanya, mayroong nagpalabas sa kanya. Kaya doon sa punto na siya inilabas, no? Doon sa punto na siya inilagay, doon mismo ang kanyang umpisa, di ba? Doon ang kanyang umpisa o doon ang kanyang pasimula. Kaya sabi niya, no? Sabi ng Diyos, no? Sa Psalms chapter 2 verse 7, ganito ang ating mababasa. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Tandaan nyo na ang sinabi dito ay isang pasya, no? Isang pasya na sasaysayin na dahil itong pasya na ito ay kumbaga matagal nang nangyari. Na ayon sa pasya, no? Sinabi ng Panginoon sa akin, no? May nagsalita dito na siya daw sinabihan. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. So napakaliwanag po na doon po sa eternity past, no? Or doon sa panahon na hindi sakop sa ating panahon, ay meron pong araw doon. O kumbaga, merong panahon doon na siya ay ipinanganak ng Ama. Pero tandaan ninyo na sa panahong iyan na siya ipinanganak ng Ama, wala pa yung lupa, wala pa yung mundo natin. Kasi ayon nga sa Proverbs 8:22, siya ay inari na ng Panginoon bago na ilabas, no?
bago na ilabas ang bundok, kung ano pa mang makikita natin ngayon, bago ang pasimulan ang lahat ng kanyang mga gawa, siya ay inari, no? Siya ay inilabas na ng Panginoon. So gusto ko pong ano, pag-aralan pa natin mabuti yung salitang inari po dito sa Proverbs 8:22, no? Kung titingnan po kasi natin 'yan sa Greek original, no, yung salitang inari diyan. Ang ginamit diyan ay kana, na ang kahulugan to get, acquire, create by possess. So yan po ang mga meaning, no, o definition na ibinibigay ng mga biblical, no, na dictionary doon sa original Hebrew na ginamit sa salitang inari ako ng Panginoon. So isa sa kahulugan na ibinibigay diyan ay create, no. Create. So, ibig sabihin, siya ay nilalang or inanak ng Ama. Kaya napakaraming sitas, no, sa Biblia, mababasa natin na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay bugtong na anak ng Ama. O diba? Doon pa lang sa salitang anak, malalaman mo na agad na meron siyang pasimula, no? Kasi bakit nga ba naman tatawagin na anak kung walang pasimula? Di po ba? Bakit tatawagin anak? Bakit siya naging anak? Dahil merong nag-anak sa kanya. Yan yung dapat nating maunawaan dyan. Kasi hindi ka naman pwedeng magiging anak kung walang nag-anak sa'yo, di ba? Kaya nga ang ama, hindi matatawag na anak. Alam nyo kung bakit? Kasi walang nag-anak sa kanya. Siya yung walang pasimula. Yung ama. O, basahin natin, no? Sa Awit, Psalms chapter 90 verse 2. So ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ama? Sabi dito, Tagalog. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. So yung Diyos pala, mula sa walang pasimula, mula sa walang hanggan, siya na yung Diyos. Yan ay tumutukoy sa ama. Wala siyang pasimula. Mula nga, napakaliwanag ng sinabi, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Yan ang ama, no? Kaya nga, ama ang tawag sa kanya kasi walang nag-anak sa kanya. Wala siyang pasimula. Ang ating Panginoong Hesus Kristo, kaya tinawag na anak kasi ayon sa, binasa natin, no, sa Dos City, no, ng Kawikaan, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Kaya nga, no? So, ayon mismo sa pangaral din ng mga apostol, no, na kinikilala natin sa Colossians 1:15, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, na siya ang larawan ng Diyos na dinakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ano daw si Kristo? Siya ang larawan ng Diyos na kita. At ano pa? Siya ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Doon po sa mga katagang panganay ng lahat ng mga nilalang, ibig sabihin noon, siya ay kabilang doon sa tinatawag na nilalang. Pero sa lahat ng mga nilalang na yun, siya ang nauna. Diba? Kaya nga siya tinawag na panganay ng lahat ng mga nilalang. No? Bigyan ko yung example. No? Sa inyong mga kapatid, halimbawa lima kayong mga kapatid, mayroong tinatawag sa inyo na panganay sa lahat ng mga kapatid. Alin yun? Yung pinakauna, pinanganak. So, kaya siya tinawag na panganay kasi siya yung pinakauna. At ang isa pang punto na dapat yung maintindihan, doon siya ay kasama doon sa mga tinatawag na mga kapatid or mga anak ng magulang niya. So, sa pagiging panganay niya, no, ayon sa talata, panganay ng mga lahat ng mga nilalang, nangangahulugan lamang yun na siya ay isa rin sa mga nilalang ng Diyos. So yan po ang hindi ho naunawa, no, ng mga maraming nagbabasa ng Biblia ngayon, no. Dahil ang atin pong Panginoong Hesus Kristo, no, napakaraming talatang mababasa, meron ho siyang pasimula. Ito basahin natin, no. Itong mga pinanghahawakan ng mga hindi nakaunawa ng kasulatan sa Mika 5:2, no. Ganito ang ating mababasa. Sabi dito, ngunit ikaw, Bukuhin Eprata na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So, wala naman siguro pagdududa, lahat ay naniniwala na yan ay ating Panginoong Hesus Kristo. Ano ang sabi patungkol sa kanya? Na ang pinagbuhatan niya
yung salitang pinagbuhatan po, ibig sabihin merong pinagmulan, merong pinanggalingan, no? At ang kanyang pinanggalingan, starting ito ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ibig sabihin, mula doon sa panahon, no, na itinatawag ko kanina na eternity past, no, yung panahon na wala pang literal na panahon. So, doon pala sa panahon na yun, doon siya nagbuhat, doon siya ipinanganak ng Ama. Kaya doon ang kanyang umpisa. Doon ang kanyang pasimula. Kaya nga, sa Biblia, ang mababasa natin ganito, no, sa John 1:1, sabi, ganito. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sama sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So, nang pasimula pala, siya ay berbo. O, di, talagang mayroong pasimula, di ba? Mayroong pasimula. So, sa pasimula, siya ay berbo. At ang berbo ay sama sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. No, ito rin ang pasimula ay sama sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. O, diba? So, nagpapatunay talaga na siya ang pinakauna sa lahat, no? Kasi alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So, nagpapatunay na tama ang sinasabi sa Kolosas 1:15 na siya ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Diba? Siya ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Na ayon sa kanya, bago na ilabas ang mga bundok, bago naging gayon ang mga burol, ay siya ay inilabas na ng Diyos Ama. No? Na yun ay nangyari ayon sa talatang binasa natin, yun ay doon sa panahon, no, na kung saan walang literal na panahon, siya ay ipinanganak ng Ama. Kaya nga, sa Biblia, napakaraming mga katagang mababasa na anak ng Ama. So, sa Biblia po, kung titingnan natin kahit saang meaning ang inyong hahanapin, kapag sinabing anak, mayroong nag-anak. No? Kanina tinatanong natin siya kung inanak ba ng Diyos, sabi niya, tutulad siya sa salitang ipinanganak. Kasi kapag daw pinanganak, hindi daw niluwal. Yun daw ang ano niya. Pero nung tinanong natin siya, kung siya ba anak ng Diyos, eh anak daw siya ng Diyos. Eh niluwal ba siya? Hindi daw siya niluwal, pero anak siya ng Diyos. So, diba, doon pakikita mo na agad yung pagkukontrahan ng kanyang mga pahayag, no? Doon sa word na ipinanganak. Yung pagkahulugan niya sa salitang ipinanganak, nagkukontrahan. So doon palagi, mamaya sa rebuttal, ipapakita ko sa inyo kung paano nagkasalungatan yung kanyang mga pahayag kanina, no? At siguro wala na akong time, at yun lamang sana ay nakuha ninyo yung punto, no, na gusto kong ipakita sa inyo. Salamat po. Mr. Moderator. Okay, so dyan natatapos ang first presentation ng ating negative side, at dadako tayo agad sa ating pagtatanong. Bro Fernando Camacho ng SDA, 10 minutes para sa'yo, bro. Your time start now. Okay. Thank you sa napaganda presentation. Ang una ko pong tanong ay ukol doon sa Kawikaan 8, talatang 22. Yun po bang ako na binabanggit riyan ay ang ating Panginoong Hesukristo? Yes or no? Yes po, yan ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa talatang yan, yan ay ang karunungan ng Diyos na ayon sa binibigay, no, na mga informasyon, no, ng ating mga apostol. Yan ang karunungan ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo ayon sa 1 Corinto 1:24. Okay. Yun po bang karunungan na binabanggit sa Kawikaan 8, talatang 22 na naitanong natin? Yan po ba ay babae o lalaki? Yan pong karunungan na yan ay hindi ho yan tao, no? Hindi yan tao, kaya hindi mo yan matawag na babae at lalaki, kundi ayon po diyan sa ano na yan, sa sitas na yan, kung titingnan mo yan sa Hebrew original, wala hong pronunci na ginagamit sa Hebrew original. So yan ay nagkakaroon lamang sa English na translation. Pero sa original wala pong ganun. Okay. So, sabi mo, ang ating Panginoong Hesukristo, yung karunungan na binabanggit dito. Tanong ko po uli, ito ba ay babae o lalaki? Okay, sagot ko po, no? Kung titingnan mo po, you know, yung mga kumbaga English or Tagalog na translation, no, English, or sa English, gumagamit sila ng pronoun she, no?
Pero inuulit ko, yan ay sinulat sa original na Hebreo na kung saan walang ganyan na ginamit na she or he. Kundi yan ay, kumbaga yan lang yung napili ng translator. Pero wala talaga yan sa original, kundi dagdag na lang yan ang translator para kumbaga maging grammatically correct. Okay. Sabi mo, wala sa Hebreo. Saang talata yung sinasabi mong wala sa Hebreo na salitang she? Okay, doon po sa yung sa Proverbs nga po, no, yung sa Proverbs 8, no. Yan pong she na tinutukoy diyan, no. Kung titingnan mo yan sa interlinear, wala pong katumbas yung she sa Hebreo. Next question. Okay, ulitin ko po ang tanong. Saang particular na talata ng Kawikaan 8 binabanggit yung salitang she na wala kamo sa Hebreo? Okay, ulitin ko ang sagot, no. Ayon nga dun sa ano, no, sa yung Proverbs 18:22 na pagkila ng karunungan ng Diyos, no, sa ibang talata yan ay ginagamitan ng pronoun she, no. Nakikita mo yan sa English translation, pero kung titingnan mo sa original na Hebreo, wala kong she na ano, walang she na word nila or anumang katumbas ng Hebreo, walang ganun sa Hebreo. Next question. Yan ay dagdag na lamang ng mga translator. Okay. Salamat po. Yung sagot niyo ay Proverbs 8:22. Then ang next ko pong question ay dito po sa teka, nabanggit mo ba yung Apocalypse? Hindi yata, no? Wala yata. Okay, ito na lang ang tanong ko. Doon sa Colossus, ano ho? Uno, talata pong 15 na ginamit po ninyo. Ano po sa tekstong Grego yung salitang panganay? Prototokos, oh. Prototokos na ang kahulugan ay first, no? Kapag sinabing first, ibig sabihin siya ang pasimula. Meron siyang pasimula. Next question. Okay, thank you. Lahat ba ng prototokos ay tumutukoy sa literal na pagkapanganak, yes or no? Sagot ko po ay no, no. Dahil yung prototokos po ay pwede yung gamitin sa literal, pwede yung gamitin sa figurative or spiritual. So kapag po ikaw ang nauna, so ginagamitan ka ng prototokos. Mapaliteral man, hiliteral, pagka nauna ka, prototokos ang term na ginagamit. So hindi ho yan hindi nakakulong sa ano, literal or spiritual, figurative. Okay, thank you po. Then, doon po sa familiar po kayo doon sa Colossus 1:15 na hindi lang salitang panganay ang dapat nasalin riyan, yes or no? Okay, so ayon po sa paniniwala namin, no, yung salita nitong firstborn or panganay, yan ay tamang salin. Kaya nga napakaraming salin sa Biblia na yan ang kanilang ginagamit, no, na word, firstborn or prototokos nga, panganay. Ikaw, baka meron kayo pang salin dyan. Next question. Okay. Next question, lipat naman po ako dito sa John 1:1 na ginamit po ninyo. Okay. Doon po sa John 1:1 nang sabihin doon na Ayan. Nang sabihin po riyan na ang berbo ay suma sa Diyos. Ang ibig bang sabihin niyan mayroong pinagmulan o mayroong starting point ang ating Panginoong Jesucristo? Okay, doon po sa tinatanong mo na katagang suma sa Diyos, ang kahulugan po niyan, siya ay kasakasama ng Diyos. Yan po ang meaning ng suma sa Diyos. Pero kung itinatanong mo yung kung may pasimula ba, doon po yan sa pinakaunang word na ginamit na kung saan sinabi no in the beginning or sa pasimula. So merong panahong pasimula na tinutukoy na walang iba, yan ay tumutukoy sa pasimula ng kanyang anak. Kung saan siya ay, ang ranggo niya noon ay berbo o espesipoko ng Panginoon. Okay. Kayo po ba'y naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay makapangyarihan sa lahat? Yes or no?
Yes, no, ako'y naniniwala ng ating Panginoong Jesucristo ay makapangyarihan sa lahat, pero yan pong pagiging makapangyarihan sa lahat, no, niya ay doon lamang, no, tumutukoy doon sa lahat ng mga ipinailalim sa kanyang paamawasa po natin yan sa unang Korinto 15:27 na kung saan ang lahat ay pinailalim sa kanyang paa. So, lahat ng yun, siya ay makapangyarihan sa lahat noon, pero merong exemption doon. Yun next ay question. Ang nagpa sa ilalim, no? Yung gumawa ng action para mapasalalim ang lahat. Exempted siya doon. Okay, salamat po. Next question ko po. Ibig sabihin, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, tama ba ang analisasyon ko na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na mayroong pasimula o starting point? Yes, no. Sa lahat, no, ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya yung may pasimula, no. Siya, kaya nga ang banggit sa talata, ako at Alpha at Omega, the first and the last, kasi siya yung first. Yung pagiging first po, yan po ay kahulugan nun, pasimula ho yun, kaya nga first. So siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat na mayroong pasimula ayon mismo sa talatang Isaya. Mamaya babasahin ko. Next question. Eh, parang may nauulinigan ako, hindi ko lang mahagip. Tama ba na ang ating Panginoong Jesucristo ay literal na ipinanganak ng Ama? Kung tama itong aking iniisip, meron po bang talata na nagsasabing siya ay ipinanganak ng Ama sa literal? Okay. Yun po kasing literal, no, ang first kumbaga notion natin ay yung katulad sa pagkapanganak na nangyayari sa panahon natin ngayon kung saan merong ina na nagluwal sa kanya. So sa atin pong Panginoong Kristo, sapagkat alam naman po natin ang Ama, no, na nag-anak sa kanya ay isang spiritual. So hindi po angkop na gamitin sa kanya yung salitang literal na ipinanganak. Pero sa Biblia po, meron tayong mabasa na siya ay ipinanganak, no, ng next Ama question. Ayon sa Proverbs 7. Last one, 40 seconds. Okay, okay, 10 talata na lang yun. Awit, ano po yun? Dosyete po, ng Kawikaan. Ay, Kawikaan ba yun? Psalms pala. Awit yan, awit, oo. Okay, segundo na lang po yan. At okay na po. Salamat, kapatid na Sam. Okay, so dyan natatapos ang ating first stage ng debate. At dadako tayo sa ating rebuttal. At bago yan, syempre, shoutout ka muna, Sister Gabriela. Hello, magandang gabi sa ating mga tagapakinig, sa mga active listener natin, sina Mr. Arcel de la Cruz, John G. Argawanon, Mr. Romel Rosales, Leonard Avila, Inton R. Soriano, Yelen Camacho, Pistos Ginomay, Orly Mindoro, and Gerson Luanya Raniola. Ayan, at maraming salamat. At babasa ko ng konting comments nila, no? Ayon dito kay John Paulo Cruz, go bro Fernando. At saka kay Arcel de la Cruz, ang tawag dyan nangangarap. Okay, sabi naman ni Orel Mindoro, nakakahiya sabihing panalo ang kahit na sino. Kahit kailan, wala pong mananalo sa SDA pagdating sa tamang turo sa banal na kasulatan. Yung nagsasabing panalo ang lahat na makikipag-debate sa SDA, maling-mali kayo dyan. A shoutout din kay John G. Argawon, panalo na MCGU dito. Ayan. At sabi naman ni Romel Rosales, I mean, anong kalagayan, tao o Diyos? Okay. Sabi naman ni Leonard Avila, Samuel Tahuda, may matres ba ang Diyos, Ama para manganak? Ayan. At sabi ni Anton, amoy panalo ang member Church of God, Uranus ni Samuel Tahuda. Okay. At punta tayo sa ating rebuttal. 15 minutes para sa iyong rebuttal, bro Fernando Camacho. Your time start now. Okay, at maraming salamat po sa akin pong rebuttal, mga kaibigan, mga kapatid. Nais kong unahin yung nasa aklat ng Proverbs. Ano ho?
na sinasabi ng ating kaibigan na ito daw po ay tumutukoy sa atin pong Panginoong Hesukristo. At mapapansin niyo po sa examination natin, pinatiyak natin na ito nga ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Kung sino yung nagsasabi nga inari ako ng Panginoon. Ano ho? At wala naman tayong tutol na yung ako na tinutukoy dito, yun pong karunungan. Kaya tinatanong natin, yung bang ako na binabanggit dito na ang ating Panginoong Hesukristo, yan ba ay babae o lalaki? Ano? Actually, nahihirapan po siyang sagutin eh. Pero alam niyo ho, ito hong karunungan na binabanggit dito, hindi po ito lalaki. Oh, ito po ay babae. Hindi ito tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Oh, yung pong mga salitang inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad ay isa pong tinatawag na poetic expression o isang abstract idea, oh, na mas kilala sa tinatawag na personification. Ano ho? Oh, alam naman na natin kapag sinabing personification, no? Ito yung walang buhay na binibigyan, no? ng buhay, no? Kaya nagsabing ako, oh, inari ako ng Panginoon, hindi ibig sabihin persona itong nagsasalita. This is a personification only. Ano ho? Na tumutukoy doon sa karunungan. Ano ang katibayan na hindi itong ating Panginoong Hesukristo? Tignan ho ninyo, 22 yung binasa po niya at yan nga yung karunungan, akyat niyo po sa talatang 1. Ano po sabi diyan? Hindi ba umiiyak ang karunungan at inilabas ng unawa ang kanyang tinig? Pansinin po ninyo, sa tekstong Hebreo, yung kanyang tinig, parehong tumutukoy po yan doon sa karunungan. Ah, yan. Ngayon, nang isalin ito ng literal, no? Translation do sa wikang English. Pansinin niyo ganito nakalagay. That not wisdom cry and understanding put forth her voice. Ano po nakalagay? Her. No? H-E-R. No? Hindi ito lalaki. Ito po ay babae. Kaya malabong ang ating Panginoong Hesukristo ito. Sa makatwid, ano, simple lamang ang ibig sabihin. Nagkamali ang founder ng MCGU ng ating Panginoong Hesukristo ay mayroong pasimula o starting point gamit ang 8 ng kawikaan. Ano? Yan. Alam ko, ireribat pa niya ito mamaya. Mamaya, meron pa akong iahang. Ano? Hindi ko muna lulubusin para meron pa akong dalawa pang bala na ilalabas mamaya. Dito rin, sa kawikaan din, na yan ay hindi talaga ng ating Panginoong Hesukristo. Ano? So dito, hindi na nayo ang kanyang kawikaan 8. Okay? So, next, no? So, kanina naitanong niya yung sa aklat ng Apokalipsis. Pero mapapansin ninyo, hanggang tanong lang. walang naibigay na idea kung yun nga ba ang ating Panginoon Hesukristo o hindi. So, ibig sabihin, doon sa mga poste na atin pong inilatag, wala siyang giniba doon. Ano? At dahil hindi niya nagiba yung aklat ng Apokalipsis na mga talatang binasa natin. Oh, hindi niya napasadahan sa kanya pong presentation. Meaning to say, na natili po tayo na nakatindig. No? Tayo ngayon ang gumigiba doon sa panggiba na kanyang ginagawa. Pareho na ngayon kami nga numenegative, tumututol. No? Oh, kasi nga, wala na ako itatayo eh. Nakatayo pa rin eh, wala pa siyang giniba. At yung kanyang pinakamatibay, yung 8 ng kawikaan, natibag natin eh. Ano? Then, yun pong awit, kapitulo 2, ano ho, na inaasahan natin gagamitin. Nang sabi rito, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ano po? So dito mga kaibigan, mga kapatid,
nagkamali ng uli ng unawa ang kapatid na Samuel. Sapagkat kumunabasa niya, sa araw na ito ay ipinanganak kita, ang pinakahu ang ipinagkahulugan niya talagang inianak siya ng ama. Ano, kagaya ng pariniwala siguro ng MCGI. Ano ho? Kasi halos naman may pagkakahawig yung turo nila sa napapakinggan ko ngayon, no? Yung MCGI tsaka MCGU. Okay? So dito, itong talatang ito, pag binalikan po ninyo mga kaibigan sa tekstong Hebreo, no? Ang nakalagay po diyan, ani hayom yeledteka. Oh? Ano ang literal translation po niyan? Ang ibig sabihin niyan, sa araw na ito, kinakandili kita. Oh, yan ibig sabihin niyan. Hindi nangangahulugang ipinanganak per se. Ano po? Oh, sana po maunawaan po ninyo. Kaya ito pong awit, 2-7, eh gibang-giba ho eh. Gibang-giba po yan mga kaibigan. Ano? O yan lang muna, na bala na yan ang aking ilalabas dito sa awit 2-7. Kasi nag-iba na natin eh. Meron pa akong lima pa akong bala rito para pambali diyan sa 2-7 na yan ay literal na ipinanganak. Mamaya na uli, no? Doon sa ating susunod na presentation. So maliwanag, ang 2-7 hindi uli hindi uli na unawaan ng founder ng MCGU. Kaya napakalabo ng ating Panginoong Jesucristo ay mayroong starting point. Okay? Next. Punta tayo doon sa John, 1:1. Okay? Yeah, sa John 1:1. Kung mayroong nabasa na terminong nang pasimula, basahin nga natin. Ayan, kung may nabasang nang pasimula, siya ang berbo. Ipinagpakahulugan, mayroong starting point ang ating Panginoon dahil doon sa termino nang pasimula. Oh? Ayan. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi totoo na may starting point ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga sa ibang mga version chapter 1. Oh? Halimbawa, dito sa The Way. Yan, dito sa The Way Bible. Ayan, ito ho. Ayan. At gusto kong kahit papaano, masulyapan po ninyo. Ayan, no? Ayan, yung The Way Bible. Ano ho? Dito makikita po ninyo yung John 1:1. Ano ho? Ay isinalin pong ganito, no? Para yung kanyang mambabasa ay magkaroon ng mas malawak pang pananaw. Ayan, sabi rito, before anything else existed. Oh, ang ibig lamang sabihin nang pasimula nang mulat-mula pa, noong una pa. Yun lamang ibig sabihin, oh, noong unang panahon. Ayan, oh, before anything else existed, there was Christ. Oh, yun lamang po ibig sabihin, hindi nangangahulugang may starting point, no? Kaya dito mali uli eh ang pagkakaunawa ng ating pong kaibigang kausap na founder ng MCGU, Member of Church of God Universal. Ano po? Ayan. Kaya sa salita ng buhay, ano, eto, babasa ulit ako ng isang salin ng Biblia. No? Dito, pamilya naman kayo, no? Yung salita ng buhay. Ayan. Mababasa naman po ninyo dito yung John 1:1. Sa pasimula pa'y naroon na si Kristong salita. Oh, hindi in-implied nung talata na talagang may starting point, kundi oh, sa pasimula pa'y ibig sabihin, nung araw pa, ano ho, nung sinaunang panahon pa, ayan, naririyan na. Okay, so dapat dyan natin yan na maunawaan, mga kaibigan, mga kapatid. Ano ho? Ang hinahanap ko na ipipresent sa atin ng atin pong kaibigan, yung pinakamatibay, ano ho, na talata na nagsasabing talagang meron siyang starting point. Ano po? Pero wala ho eh. Yung inaakalang meron, hindi pala. Oh? Hindi pala, tawag dito, hindi pala makakatayo kapag kasinuri na natin. Ano? Yan. Kaya dito, no? So yung mga main text po niya ay hindi po nakapanayo. No? Doon naman sa
90 talatang 2 ng awit, wala naman tayong suliranin diyan eh. Naniniwala tayo eh. Ano ho? Then doon sa Mikas, no? Yung siguro pupuntahan ko yung Mikas 5:2. Yan. Ngunit ikaw Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Ano sabi doon? Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya mula ng una, mula ng walang hanggan. Pansinin ninyo mga kaibigan, napakalinaw at hindi ako tuto ng ating Panginoon Jesucristo rito. Pero pansinin po ninyo, yung pinagbuhatan po niya mula ng una, then tama ho yan eh. Ano kasunod? Mula ng walang hanggan. Mula daw ng ano? Walang hanggan. Kaya yung terminong mula ng una, ang nagpapatibay dyan, yung sumunod na sugnay. Isa po sa rules ng Hebrew, yung pagdiriin, inilalagay po sa kasunod na sugnay. Oh? Kaya lang sabihin, ang pinagbuhatan niya mula ng una, ang pagdiriin, yung kasunod na bahagi, pagkatapos ng kuwit, mula ng walang hanggan. Ayan, no? Oh. So pansamantala, yan muna yung aking bibitawan ano, dito sa Mika 5:2. Mamaya na ulit yung iba. No? Para mayroong suspense, hindi lahat binubuhos natin. Ano? Yan. Okay? Kasi kaya ko medyo nililimitahan, meron pa kasi akong kausap. Ito rin ang paksa, pero Islam naman. Ano? Patutunayan ko pa rin ng ating Panginoon Jesucristo, walang pasimula. No? Kaya nililimit limit lang muna para hindi lahat na uukot. Okay, salamat po. Then doon naman sa Colossians 1:15. Ayan, no? Ayan. So dito mga kaibigan, mga kapatid, hindi ko muna banggit yung salitang panganay ay nangangahulugang may starting point. Ano po? Ayan. Kasi may mga term tayo sa Grego na hindi lamang nangangahulugang may starting point yung salitang prototokos. Kaya nga, sa lawak ng kahulugang ito, inilabas po ng version, no? Ng isang version ng tawag dito ng Colossians. Ito pong babasahin natin isa. Ito pong complete Jewish Bible. Ayan. Sabi rito, He is the visible image of the invisible God. He is supreme over all creation. Siya yung pinakamataas sa mga nilikha. Hindi sinasabing isa siya sa nilikha, kundi siya yung pinakamataas dun sa mga nilikha. He is supreme over all creation. Ayan, ano? Kaya sabi rito, no? Dito naman sa ang salita ng Diyos. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, dito po sa isang translation, ayan, sa salita ng Diyos, no? Ang nakalagay naman po dito, mga kapatid, sa Colossians, no? 1:15 ay ganito niyo naman mababasa. Ayan, no? Si Kristo ang larawan ng di nakikitang 15 ba? Tama ba yung 15? Teka lang ha, check ko. Tama. Ayan. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. At siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng kanyang nilikha. Hindi sinasabing siya ay kasama sa nilikha. Oh, kaya wala akong pasimula ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mamaya po, sa pagtindig ng ating pong kaibigan, babasa siya sa atin ng matibay na meron talaga siyang starting point. Ano? Na hindi masasansala ng ating gagawing pagre-repasyo uli mamaya. Aha. Kaya tina-challenge natin, maglabas po ng talata na ang ating Panginoon Jesucristo ay mayroong starting point, yung pinakamatibay, matatag na talata na hindi mababali. Ano? Yan. So sa ngayon, patuloy pong nakatindig ang ating pong posisyon ng ating Panginoon Jesucristo ay wala pong pinagmulan. Ano? Pinatunayan niya sa atin ng Mikas 5:2 na ang pinagbuhatan niya mula ng una, mula ng walang pasimula. Maraming salamat po.
Ayan, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. At dako tayo agad sa ating pagtatanong. Bro Samuel Tahoda ng MCGU, 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, salamat. Taunahin ko na yun, no, yung prototokos o kolosas o nukinsi na panganay. Okay, sabi mo, hindi daw lahat ng panganay sa Biblia ay nangangahulugang may pasimula. Kasi sabi mo, mayroon daw ang kahulugan na walang pasimula. Tanong ko sa iyo, saan mo nabasa, no, sa ang diksyonaryo, no, ng biblical dictionary na nag-supply ng meaning na walang pasimula yung prototokos? Ano yung reference mo dyan? Opo. Katulad po nung ating ito binubuksan ko itong ayan yung diksyonaryo, ayan po, isa po ito yung diksyonaryo, diksyonaryong Grego-Pilipino, no? Ganito po ang ating mababasa na nag-i-imply na wala na hindi lahat prototokos ay may pasimula. Okay, so ang tanong ko po sa kanya, no, kung saan, pero wala siyang nabasa, no. So gusto ko dito sa ikalawang tanong ko, dapat mabasa na niya, no, kung saan, no, yung dictionary na nagsasabi na yung prototokos ay walang pasimula. Anong dictionary yan? Basahin mo. Bilisan mo, wag kang ano. Ah, sandali. No side comment. Ano yata yun, ah. No side comment tayo. Hindi, wag kang ano lang. Okay. Ano sabi ko? No side comment tayo. Yung letra for letra, kaibigan, na hinahanap mo, hindi natin yun mababasa. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, yung implied meaning ng salitang prototokos ay hindi lahat pumapanig sa may starting point. Ano? Teka, hanapan kita ng magandang ano, ng magandang, meron ako mababasa. Next question. Okay na, salamat sa pag-aamin. Okay, next question ko naman, yung ginamit mo yung Proverbs 8. Objection, no? Mr. Moderator? Time stop. Ano? Oo, okay. Side comment? Ano okay. Yung pag-aamin? Okay, so no side comment tayo ulit, Sam. At proceed tayo sa pagtatanong. Next time, warningan na kita. Bro Sam, pasok. Okay, so ginamit na yung Proverbs 8:1 para pamalian ko na yung stand ko na yun ay tumutukoy sa Kristo, yung 8:22. Tanong ko sa'yo, no? Sa Tagalog ba na sali na ginagamit at binabasa mo kanina, meron bang babaeng binanggit sa Proverbs 8:1? Sa Tagalog po, wala. Kasi ang mababasa natin doon, inilabas ng unawa yung salitang kanya. Kanya kasing ginamit eh. Instead na her. Oh. Pag sa English, sa King James Version, yan ay her. At maging sa mga literal translation, her din po. Next yan. Next question. Ano? Okay, sabi mo na walang mababasang babae sa Tagalog. Tatanungin naman kita ngayon. So, alam mo naman siguro na ang original, no, na Proverbs 8:1 ay nasusulat sa Hebreo. Tanong, sa Hebreo ba mayroon bang babaeng binanggit sa Proverbs 8:1? Mayroon o wala? Yes, mayroon. Yan po ay compound ano na po yan ng pagsasalin. Hindi yan pwedeng maisalin na lalaki. Kaya nga, yung ating mga English Bible, her ang ginamit. Kasi yan po ang pinakatama. Ano? At very limited yung Tagalog para sabihin her. Oh? Anong pwede mong isuhay doon sa next Tagalog question na her? Okay, ang sabi mo, merong babae, no, na binabanggit sa original Hebreo. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, ano yung Hebreo, no, ng salitang her? Ayon dyan sa 8:1. Meron bang Hebreo na katumbas yan o wala? Oh, ito nga ang sagot. Sabi dito kasi sa Hebreo, halo hokma teka ot tebona teten kola. So yun pong sinasabi yung her, naka-insert po yun doon sa mga terminong o tetenbona teten kola. Yan po ang sagot po riyan. Kaya lahat po halos ng English her ang gamit. Okay, tanong ko sa iyo ngayon. Okay. Anong dictionary ang nagpapatunay na yung babae ay naka-insert, no, doon sa salitang koli sa Hebreo? Anong dictionary ang nagsasabi niya na mayroong babae ang naka-insert dyan? Hindi mo siya makukuha sa dictionary, kaibigan. Makukuha niyo po siya
doon po sa biblical languages, sa pag-study po ng biblical languages ng Hebrew. Oh? So yung kaya nga isinasalin po yan ng mga English speaker na her. Oh? At mali po na yan ay talagang maging lalaki. Next question. Okay, next question ko naman, ginamit mo yung Psalms 2:7 na sabi mo kamo, hindi yun ipinanganak dapat ang salin kundi kinakandili. Tanong ko sa iyo, meron ka bang salin mailabas, no? Diyan sa Tagalog na binanggit mo kanina na kinakandili, no? Yung awit 2:7, meron o wala? Ah, meron. Oh, meron po. Oh, na hindi talaga 'yan na literal na ipinanganak, halimbawa dito sa Magandang Balita Biblia. Ganito ang sabi ng lingkod ni Yahweh na hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinautos itong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal. Yun po yung katumbas ng kinakandili. Next question. Ikaw ang anak kong pinakamamahal. Okay, so inaamin mo ngayon na walang translation na nagsasabing kinakandili, kundi ayon sa nabasa mo ay minamahal, tama po ba? Yun po kasing kinakandili, kaibigan, yun po ay isang uri ng pagmamahal at tagilo. Kaya nga dito sa Magandang Balita Biblia, tutuloy ko lang. At mula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. So hindi ito literal na panganganak, kundi tumutukoy sa pagkandili. Ayan, sagot natin dyan. Okay, sabi mo yan ay abstract lamang at hindi talaga umiiral, no, yung karunungan na nagsasalita sa Proverbs 18:2. Tanong ko sa iyo, nabasa mo ba yung 8:30 na kung saan sinasabi niya siya ay nasa siping ng Diyos at ang siya ang kaligayahan niya? Nabasa mo ba o hindi? Ah, yes, nabasa ko po yan, kapatid. Yan po yan yung karunungan, hindi po yan ang ating Panginoong Jesucristo. Kumo ang ating Panginoong Jesucristo, binabanggit din na karunungan, pero hindi ibig sabihin, siya rin yung karunungan sa Kawikaan 8. Magkasing salita lang, pero hindi magkapareho. Next ng, pinupunterya. Ayon sa talata, no, dito sa 30 hanggang 31, no, umiiral ba siya o hindi? Yung karunungan po, umiiral na ho yan sa pasimula, pananglakad ng ating Panginoon. Kasi nga karunungan yan eh. Oh, umi-existido na talaga yan, pero hindi yan yung persona ng ating Panginoon. Oh, ito po ay isa lamang personification. Hindi ito talaga yung ating Next Panginoon. Question. Ito kasi babae na yan eh. Okay. Sabi mo hindi yan persona. Okay. Ito bang katagang ang aking kaligayahan ay sa anak ng mga tao? Yan ba ay personification or yan ay karakteristik ng isang person? Opo, personification. Yan po nga Kawikaan 8, tumutukoy sa karunungan, personification po yan. Normal po na magpapahayag yung karunungan. Kasi nga, personification. Siguro naintindihan naman natin yung personification. No, na yung isang walang buhay, binibigyan ng buhay. Pwede Next yung pagsalitain. Question. Okay. Yun bang isang walang buhay ay meron bang damdamin? Meron bang feelings? Meron bang ganun? Pwede yung po yung... Sorry. Okay na po. Pwede po yung lagyan ng author. O, halimbawa, yung kalangitan, nagsasalita pero walang hibik, personification yon. Yung bulaklak, pwede mong bigyan ng damdamin nyo sa iyong pangungusap. Personification ang tawag doon. Yung walang question. Buhay, binibigyan ng buhay. Okay. Yun bang salitang aking ginagamit yun sa personification or ginagamit sa persona mismo? Yes or no? Ayon sa English grammar rules. Opo. Salitang aking or my. Pagka pinag-uusapan po yung personification, yung mga walang buhay, pwede yung lagyan ng buhay. Depende sa pagdi-deliver ng author. Pwede niya nga, pwede siyang gumamit ng ako, pwede siyang gumamit ng siya. Depende po sa gagamitin ng author, papaano niya bibigyan ng buhay yung Next walang question. Buhay. Pero personification. Okay.
So sabi sa talata, siya ay nailabas na bago ang sanlibutan ay ginagayon. Tanong ko ngayon, nasaan na siya ngayon? Dahil sabi niya, siya ay nasa siping ng Diyos ayon sa 8:30. So sa panahon ngayon, nasaan na yung karunungan na yan? Opo, eh kung nasaan po yan, wala binabanggit ang Biblia. Kung nasaan po yan. Pero ang mahalaga rito, sa pasimula pa, eh nang lakad ng Panginoon, nadudoon na yung karunungan. O, eh kung ito'y sa pasimula pa, di hanggang naririyan ng Panginoon, naririyan ng karunungan. At ito babae, hindi lalaki. Ang ating Panginoon sa Kristo, lalaki. Next question. Hindi po pwede ito karunungan. Okay. Ibig mo bang sabihin na yung nasa siping ng Diyos ayon time, sa 30, no? Proverbs 30. Time na. 10 minutes time. Ayan, at dyan natatapos ang ating rebuttal. Second cross, rather, ng ating negative bro Samuel Tahuda ng MCGU. At sa mga bagong nanonood, meron tayong 30 plus live viewers. Topic nila, patutunayan ko na si Jesus ay walang pasimula. Ang affirmative dito yung tinatanong kanina, si Fernando Camacho ng SDA. Negative naman yung magsasalita ngayon si Samuel ng MCGU para sa kanyang rebuttal. At bro Sam, 15 minutes para sa iyong rebuttal, Sam. Time start now. Okay, ma'am. Maraming salamat. So ako'y natatawa no, sa aking kausap dahil kumbaga siya ay kumbaga nalilito na dahil sinabi niya, hindi ko raw giniba ang kanyang tindig no, sa aking presentation. So alam naman po natin na no, ako no, bilang isang kumakatawa ng CGO, tayo ay isang formal debater at alam natin ang roles na sa unang tindig, ang gagawin natin ay ititindig natin kung ano yung ating titindigang paksa. So dito po sa rebuttal, dito po ang pagigiba na ating gagawin. So dyan pa lang sinabi kanya, kitang-kita agad natin na nahihilo na no, ang ating kausap. So ayon sa kanya mismo no, na ito daw ang Proverbs 8:22 ay hindi dito ating Panginoong Kristo kundi isang babae dahil ang binasa niya yung English na translation ng Proverbs 8:1 no eh ano ba ang original ng salitang ginamit sa ating Biblia, English ba no? Wala naman sigurong may matinong pag-iisip na magsabing English ang original na ginamit no. Kaya nga ano kung babasahin natin yan sa Tagalog, walang babaeng binanggit yan eh sa 8:1 no. So doon pa lang no siya na mismo umamin na walang babae sa ito, kaya doon pa lang parang ano na kumbaga giniba na niya ang kanyang sarili no, lalo pa kaya kung doon tayo pupunta sa original na ginamit sa Hebrew no, dahil sa Hebrew po wala hong katumbas yung hair na ginamit sa English, kaya nga nung hinanapan natin siya kanina ang sabi niya naka-insert daw pambihira, may sarili siyang ano no, hinanapan natin kung ano yung nagpapatunay no, meron kamang dictionary na naka-insert, wala siyang may labas no, dahil yun ay guni-guni lamang niya na gusto niyang ipaano sa inyo. So sana no, dapat kumbaga inaral muna natin ng mabuti yung ating magagamitin, lalo na yung mga original na ginamit dyan no, para naman hindi tayo magkawindang-windang pagka tinatanong na. So napakaliwanag po, no? Na yun pong karunungan na nagpakilala dyan ay hindi ho siya sinasabi niyang abstract or talagang parang wala lang no, na parang sister, hindi ho, bakit no, dahil sa pagdating ho sa 8:30 ganito ang ating bababasa no, meron po siyang lugar na kinaroroonan, sabi niya wala daw lugar no, tinatanong ko kay siya kung nasaan na, wala daw lugar, walang wasa kung saan. Ito napakaliwanag sinasabi sa Biblia, 8:30 nasa siping nga niya ako no, nagaya ng matalino ng manggagawa at ako ang kanyang ligay sa araw-araw na nagalak sa nalagi sa harap niya. Ano daw no? Yung karunungan ng salita, siya ay nasa siping ng Diyos at siya ang ligaya no, siya ang kinagagalakan, siya ang kinaaliwan ng Diyos Ama. Sabi niya abstract lang daw yan, hindi talaga yan literal na umiiral. Ano yun? Yung Diyos Ama nagagalak, yung Diyos Ama na naliligaya doon sa wala. Ganun ba no? Ganun ba ang tamang logic no? Ang Diyos na sisiyahan doon sa wala no? Para sabihin mong wala talagang ganyan kundi personification lang no? Dapat no, sana nag-aral tayo ng ano talaga eh, ng malaliman patungkol sa grammar no. Yung mga personification no, no? Wala pong ano 'yan. Ito pakinggan niyo sa 8:31 no, na nagagalak sa kanyang tinatanong loob at ang aking kaaliwan no.
Yun pong mga yung katagang aking kaaliwan, yan po ay karakteristik po yan ng isang persona na meron kang feelings, no? Nakapagsalita ka, kumbaga meron kang sariling desisyon, di ba? Meron siyang desisyon, no? At sa mga ano, ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. So yung karunungan na yun, so naaaliw siya doon sa mga tao. Kaya paano mo masabing hindi siya eksistido? Naaaliw siya sa mga tao, tapos sabihin mo hindi siya eksistido. Ano yun? Wala, nagsusulat, no? Nagsisinungaling ba ang sumulat ng kawikaan para sabihin mong wala talagang umiiral na ganyan? No? Para mo na rin sinasabi na guni-guni niya lang yan, isinulat niya dyan, babaeng hindi naman talaga umiiral, na nagagalak sa ating mga tao, na kinagalakan din ng Diyos. Naku naman, so hindi ho ganun ang tamang pangunawa ng mga kasulatan. So isa pa, ginamit niya yung dosyete na kung saan sabi niya, hindi daw ipinanganak ang tamang salin niya, kundi kinakandili. Pero nung hinanapan na natin ng translation sa Biblia, kung meron ba siyang batayan sa kanyang pinagdadaldal, wala siyang mailabas. Diba? Nung tinanong natin, meron bang translation sa Biblia kinakandili, wala siyang mailabas. So anong kahulugan nun? Nagpapatunay lamang yun na ang ating kausap ay laway lang ang sinasabi, hindi talaga totoo at hindi talaga yung tama na itinuturo ng Biblia. Dahil ayon dyan, sa araw na ito, ipinanganak kita. No? Binanggit din yan sa Hebreo 1.8 na kung saan ang sabi ganito. No? Ngunit tungkol saan na kaysa sabi Hebreo 1.5. No? Sabagat kanino nga sa mga anghel sinabi niya, kailanman ikaw ay aking anak, ikaw ay pinanganak ngayon. Diba? Meron mo siyang angin na sinabi na ganyan, wala, kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Kaya nagpapatunay na ang ating Panginoong Kristo ay talagang ipinanganak ng Diyos sa Espiritu, no? Huwag mo namang sabihin sa akin yung mga angel, hindi minamahal kasi walang sinabihan na mahal kita, di ba? Ayon sa Hebrews 1.5, no, kung susundan natin yung logic niya na minamahal, kinakandili, so yung mga angel hindi kinakandili, kawawa naman sila. No, yung mga angel hindi minamahal, kawawa sila, no, dahil hindi sila sinabihan ng ganun. No? Kaya mali nung nasabihin na yan ay kinakandili, kundi ang tamang salin yan ipinanganak kita, no? Dahil ang ating Panginoong Hesus Kristo ay talagang ipinanganak o ginawa ng Diyos, no? Kaya nga ang sabi, no, Isaiah 43:10, ito gusto kong maunawaan niyo itong sitas na ito, dahil ito talaga ang pinakahindi naunawaan ng mga nagbabasa ng Biblia, itong 43:10, no, ng Isaiah. Ang sabi dito, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inaniwan na una sa akin, wala daw inaniwan na una sa kanya, o magkakaroon man pagkatapos ko. O, diba? So ibig sabihin, siya yung pinakauna kasi walang una sa kanya eh. Walang Diyos na niyan una sa akin. Ibig sabihin, siya yung pinakaunang Diyos na inaniwan o ginawa. No? Siya yung Diyos na ginawa ng Ama. At ang sabi, magkakaroon ng pagkatapos ko. Ibig sabihin, siya na rin yung huli, no, na Diyos na ginawa ng Ama. Kaya nga sa Biblia, siya ay first and last, Alpha and Omega, no. Yung salitang Alpha po, ang kahulugan po noon first, yung salitang Omega ang kahulugan noon last. Kaya nga yung title, no, na Alpha and Omega, no, doon sa Revelation 21:6, walang pagdududa, yan ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil ayon sa talatang ito, at sinabi niya sa akin, nagawa na ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang nauhay aking pinaming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. So ang Alpha at Omega po ay merong pasimula, no? Sabi niya kanina, yung daw Alpha walang pasimula yan, pero ayon sa ating nababasa, ang Alpha at ang Omega ay merong pasimula, no? Siya nga yung pasimula, so siya yung first, no? Siya yung first at siya yung last. Paano siya naging first? No, bakit siya tinawag na first? Kasi nga, walang Diyos na inanyo na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. So siya ang first, siya na rin yung last kasi hindi na magkakaroon pagkatapos niya. Diba? Yung salitang pagkatapos niya, ibig sabihin, kung ano yung naunang binanggit, ginawa yun sa kanya pero hindi na yun gagawin sa iba. Kaya yung sinasabi nun na God form, tumutukoy yun sa anak. No? Siya ay ginawa o inari lamang ng Ama ayon nga sa 8:22, inari ako ng Panginoon. Kaya dito mga kapatid, palpak ang paggamit ng ating kaakalaban sa
21:6 na yan daw kamo ay walang wala daw pasimula, dahil ang nababasa naman natin ay mayroong pasimula. At pagdating ganun din sa Revelation 1:8, no, talagang mababasa natin may pasimula. Ako at Alpha at Omega ng Panginoong Diyos ngayon at na nakaraan at sa makapangyarihan sa lahat, no. Itong Alpha at Omega na tinutukoy dito, no, ito yung nakita ni Juan na kung saan siya dito ipinatay, no. Ayon dito, no, yung Alpha, no. Ayon nga kapag titingnan mo ngayon yung meaning niyan, first or pasimula, no. Siya yung Alpha at siya yung Omega. Yung title po na Alpha and Omega, hindi yan tumutukoy sa Ama, kundi yan exclusive lamang po yan sa Anak. Kasi po yung first, no, kapag kapag ginamit sa iyo yung salitang first, ibig sabihin ikaw yung pasimula, di ba? Ikaw yung nauna, may pasimula ka, no? May pasimula, di ba? Sa iyo mismo nagsimula, di ba? Kaya nga pagdating sa John 1:1 nang pasimula. Ngayon totoo ulit siya sa John 1:1 nang pasimula. Pero yung binabasa niya mga ano naman ay may pasimula rin naman yung binabasa niya, no? Nang pasimula siya ang berbo. So ibig sabihin mayroong panahong tinutukoy diyan na ang panahon na yan ay pasimula, di ba? So, kaninong pasimula yan? Alangan ba naman sa Ama yan, no? Dahil mababasa naman natin na yung Ama walang pasimula ayon sa 92, di ba? Awit 92, yung Ama walang pasimula, no? Kaya yung pasimulang binabanggit sa John 1:1, yan ay tumutukoy sa berbo. Kaya nga, no? Ang sabi doon, no? Siya ang panganay sa lahat ng mga dalang kasi siya yung pasimula ng mga gawa. Bago nagawa ang anumang gawa, siya ang pinakaunang ginawa o nidalang ng Diyos o inanak ng Diyos. No? Kaya tama yung nakasulat sa Colossians 1:15. No, na kung siya ang panganay sa lahat ng nilalang. So, lahat po ng Biblia, no, kapag sinabing prototokos, ang kanila pong meaning na ibinibigay niyan po ay firstborn, no? Sabi niya, hindi daw firstborn. Maglabas ka ngayon kung hindi ba firstborn. Wala ka rin mailabas eh, no? Kasi yan pong prototokos, ibig sabihin niyan, ikaw yung nauna. Nauna sa alin, no? Nauna siya sa lahat ng mga nilalang. So, ibig sabihin, no? Doon sa mga nilalang ng Diyos, siya yung pinakauna sa lahat. Kaya nilalang din siya ng Diyos, no? Kaya nga napakaraming sitas mabasa sa Biblia na mababasa natin siya ay galing sa Diyos, no? Sa John, no? John 13:3, ganito ang ating mababasa na sabi dito, si Jesus pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Diba? Yung ating Panginoong Hesukristo ay meron hong pinanggalingan, merong pinagbuhatan, no? Yan po ang hindi naunawaan ng ating kausap, no? Napakaliwanag po ng sinasabi sa Mika 5:2. Ito gusto kong bigyan nyo ng pansin talaga itong sitas na ito dahil hindi ito naunawaan ng mga nagpapaliwanag sa inyo, no? Sabi dito, ngunit ikaw Bethlehem Ephrata na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So yung salitang mula ng una, mula ng walang hanggan, yan ay tumutukoy sa panahon, no? No, yun nga mula ng una, yun nga yung eternity past, na yung panahon na yan na eternity ay hanggang ngayon, nandoon yung panahon na eternity, no? Dahil hindi naman yan, ano, kumbaga, hindi, walang katapusan na panahon yan. So, kahit meron tayong literal na panahon ngayon, no, na nakabatay sa araw, no, ay nandoon pa rin yung eternity or yung panahon na walang hanggan, no? Na kung saan doon daw nagmula ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tama yung sinasabi sa 8:22 na hindi pa nagawa ang lahat, siya ay nailabas na. So wala pang literal na panahon, siya ay nailabas na. Kaya tama na doon nga siya nagbuhat, doon siya nanggaling, no? Gusto kong pansinin niyo to, no? Itong Mika 5:2 na sang-ayon naman siya na ito'y tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon pong word na ginamit dito na pinagbuhatan, no? Yung salitang pinagbuhatan, kahulugan po niya yun, pinanggalingan. Pero pansin ninyo, no? Yung talatang tumutukoy sa Ama, kung mayroon bang pinagbuhatan, no, na word na ginamit. Ito, pansin ninyo, sa Awit 92, para makita lang ninyo yung pagkakaiba, no, ng mga sitas, no? Para hindi na kayo muling mailigaw pa ng mga nangangaral ng maling aral, no? Sa Awit 92, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nalikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos.
ano daw ang Diyos? Mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos, no? Dito po sa 92, walang ginamit na ang pinagbuhatan niya. Basahin ko ulit, ha? Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. So, yan yung tumutukoy sa Ama. Wala hong binanggit dyan na pinagbuhatan. Pero sa 5:2, no? Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kita niyo yung pagkakaiba? Kapag yung amang tinutukoy, walang binanggit na pinagbuhatan. Pero yung anak ang tinutukoy, mayroong binanggit na pinagbuhatan. At ayon sa John 13:3, siya ay nanggaling sa Ama. Kaya ang ating Pinuso talagang mayroong pinanggalingan, no? Mayroon siyang pasimula. Kaya nga siya tinawag na anak, no? Kailan siya tinawag na anak? Doon sa panahon, no? Kung saan wala pang literal na panahon. Dahil yun ang naging pasya ng Ama. Na sa araw na ito ay ipinanganak kita. Kaya sa mismong araw na yun, doon ang kanyang pasimula, no? Meron siyang pasimula. Ang walang pasimula, yung gumawa sa kanya o yung nag-anak sa kanya. Pero siya na ipinanganak lamang, kaya nga tinawag na anak, ay talagang may pasimula, no? Kaya nga siya anak, no? Kaya maliwanag po noon, lahat ng itinindig ng ating kausap, bali-bali po lahat. Ilang sitas ang binanggit niya, 3 sitas lang yung ginamit niya sa kanyang mga pahayag. Na yun lamang alpha at omega, na ang kahulugan ng alpha at omega, first and the last. Ibig sabihin, first, ikaw yung umpisa, may pasimula ka. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Samuel Tahuda ng MCGU bilang negatibo sa paksa natin ngayon. At dako tayo agad sa ating pagkatanong para hindi mawala yung ating init. Ayan. So, bro, mag-unmute ka, bro. Mag-unmute. Okay. Okay, 10 minutes para sa'yo, bro. Your time start now. Okay, thank you. Kapatid na MCGU, ang tanong ko po ay ito. Sino po yung binabanggit sa 93 talatang dos ng awit? Ang ama o ang anak? Ano ang talata yung ano mo? Tinanong mo? Awit. 93 verse 2. 93 verse 2 ng awit. 93 verse 2. Okay, ang talata yung pinaginamit kaya babasahin ko muna, no, bago ko sagutin yung tinatanong mo. So, 93 verse 2. So, sabi dito, ang luklukan mo'y natatag ng una, ikaw ay ay mula sa walang pasimula. Okay. So, yan po ay ang ama. Okay. Sabi po riyan, ikaw ay mula. Anong ibig sabihin ng salitang ikaw ay mula? Mayroon ba siyang pinagmulan o wala? Okay. Kapag puputulin mo po, no? Kapag puputulin mo dun sa salitang ikaw ay nagmula, so, sa grammar, may pasimula kung dyan mo puputulin. Pero dahil hindi naman yan putol na salita, no? Dahil yan naman ay isang sentence, no? Isang complete question, eh. Ito ay mula sa walang pasimula. So ibig sabihin, wala siyang pasimula. So, kumbaga, doon sa eternity, umiiral. Next siya. Question. Yan yung kahulugan niya. Okay, thank you. So, ang next ko pong tanong sa inyo, doon po sa Mikas 5:2, no, bilang paralel dyan sa 90 talatang 3. Meron ka, wala ba tayong mababasa na ang ating Panginoon ay mula ng walang pasimula dyan sa Mikas 5:3? Wala po bang Bible version or meron? Okay, meron pong mababasa sa Mikas 5:2 na mula ng una, pero bago ho ang katagang iyan na mula ng una ay meron pong nauna na ang sabi ay ang pinagbuhatan niya. So yan po yung sinasabi ko kanina na ang ama ay hindi ginamitan ng katagang ang pinagbuhatan niya, kundi yan ay ginamit lamang sa anak. Next so, question. So merong pinagbuhatan ang anak. Okay. Next question. Yung pinagbuhatan na ginagamit po ninyo na lagi ninyo dinidiin, tanggap mo ba yan? Na yan ay mula ng walang hanggan? Yes or no? Okay. So, ang sinasabi sa Biblia, ang pinagbuhatan niya. Ibig sabihin, pinanggalingan niya. Time stop muna. Ano yung ating objection pro affirmative?
Apo, categorical po ang aking tanong. Tanong ko po, yun po bang pinagbuhatan, tanggap po ba niya na yan ay mula ng walang hanggan? Yes or no? Okay, meron tayong categorical, yes or no. Bro Sam, sasagot ka na ba sa categorical or magka-counter object ka muna? Okay, sasagot ako sa categorical. 20 seconds bro, so, proceed. Okay, ang sagot ko po, yes, no? Ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, pero ang pinaka-argument ko po dyan, yung salitang pinagbuhatan. So, siya pala ay merong pinagbuhatan, na yung salitang pinagbuhatan ay hindi ginamit sa Ama. So, sana napansin mo yan, kasi yan yung pinaka-key point dyan, yung salitang pinagbuhatan. Next question. Okay. So, kinukumpirma mo na yung pinagbuhatan niya ay mula ng walang hanggan. Yes or no? No ho, no, kasi ang sabi diyan, ang pinagbuhatan niya ay mula ng una. So, wag mo, hindi pwede nating putol-putulin 'yan kasi kumpleto 'yan eh. Mula ng una, mula ng walang hanggan. So, dapat mauna yung mula ng una. Ibig sabihin niyan ay tumutukoy sa panahon ng eternity. So, doon siya nagmula sa eternity. Ibig sabihin, hindi siya umira lang sa panahon na mayroon ng mundo, kundi bago ang mundo, bago nilabas, nandoon siya. Okay. Sabi mo, siya ay hindi nagbuhat sa walang hanggan. Tanong ko po sa inyo, ano sa Greek yung, ano sa Hebrew yung walang hanggan? Okay, objection Mr. Moderator, no, kasi ang yung kanyang tanong. Okay, sa ano yung ating objection, Bro Sam? Ang objection ko, yung kanyang tanong kasi ay merong side comment na sinabi ko raw, no, na ang kahulog, ang ano ay mula ng walang hanggan. Gaya nga ng sabi ko, hindi mo yan pwedeng putol-putolin, dapat kumpleto mula ng una, mula ng walang hanggan. Okay, kaya so, huwag niyang kumbaga, i-assume na ganun lang yung sinabi ko, dapat kumpletohin niya. Okay, so ang iniisip mo, Bro Sam, sa kanya ay fallacy yung tanong niya dahil... Fallacy yung tanong dahil pinutol niya yung sinabi okay, ko. Okay, so any counter-objection dun, Bro Fernando, bago ako mag-decide? Yes, premise yun at yun ang analisasyon ko dun sa kanyang sinasabi. Kasi sagot niya, ang tanong ko kasi, yung bang pinagmuhatan, tanggap ba niya na yan ay mula ng walang hanggan? Sabi niya, no. Kaya ang tanong ko ay, ano sa Hebrew yung salitang walang hanggan? Okay, so Bro Sam, ganito. Since para sa'yo ay fallacy, gusto ko lang i-confirm kung mag-next question ba tayo or sasagot ka doon sa tanong. Okay, sasagot pa rin naman ako, no, dahil yung sabi, sinabi okay. Niya ngayon ay 20... naiba na ng konti doon sa tirang tinanong niya kanina. Okay, so proceed tayo bro, 20 seconds sa pagsagot. Okay, so ang tinatanong niya kasi yung last phrase lang, no, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng walang hanggan, hindi sinama yung mula ng una. So yun pong walang hanggan, ang sa Hebrew po nun ay yomi olam, so yun po yun. Ang ibig sabihin, long duration, antiquity, or kumbaga walang ano yun, kumbaga next walang question. Walang hanggan nga na time, eternity ngayon. Okay. Doon po sa 90 talatang 2, ano po yung ginamit sa wikang Hebreo ng salitang walang hanggan? Okay, sa Proverbs, Psalms 92 po, naman po, okay, tingnan ko po sa aking Hebreo dictionary. So, ang ginamit po salitang walang hanggan po dito ay olom po. Na pareho po nang ginamit doon sa Mika 5:2 na walang hanggan. So, pareho yung term na ginamit pero ang gusto kong mapansin ninyo na dito sa Awit 92, walang sinabing ang pinagbuhatan next niya. Next question. Di po ba? Yun ang pagkakaiba nila. Okay. Doon po sa 93, talatang 2 ng Awit. Ano uli yung salitang walang hanggan doon sa wikang Hebreo? Okay, so pareho lang yung tanong niya kapag kaya pareho lang din yung sagot natin, no. Na kung saan yun nga yung Hebreo meaning, no. Na olom nga yung word, yun yung word na ginamit pero ang ibig ko ngang gustong iparating sa inyo na doon sa Awit 92 at saka 93 no, na tinutukoy niya wala ho salitang pinagbuhatan, hindi katulad ng Mika 5:2 na talagang binanggit ang pinagbuhatan niya. Yun po pa kaiba talaga ng ama at saka anak. Okay. Next question.
Familiar po ba kayo doon sa classical Greek, kapatid? Tanang mo, hindi. Ano bang classical Greek yan? Tinatoko mo, daming Greek na lumabas ngayon eh. Okay. Kasi kaya ko tinatanong, dahil doon sa Revelation, sa chapter 21, Revelation 1:8, ano, kaya ko tinatanong kung familiar ka doon sa classical Greek. Then next question ko po, dahil sagot po ninyo hindi, ano pong Greek ang pagkakasulat sa New Testament? Nang New Testament. Greek ng ano? Yung buong New Testament mismo? Yes sir, ano pong uri ng Greek ang ginamit sa New Testament? Okay, isa sa alam kong Greek na ginamit ay yung Koine Greek. Pero yung New Testament kasi hindi naman yan purely Greek lahat. So meron din ginamit siya na Aramaic. Yung Koine Greek po. Okay. Next question. Okay, thank you. Last 3 minutes. Sa 2 minutes, okay. Familiar ka sa mga idioms na ginagamit ng mga Greeks pag tumutukoy sa walang pasimula at walang hanggan? Yes or no? Yes, so lahat naman tao, lahat naman ng klase ng wika ay gumagamit talaga ng mga idioms, yung ang mga idiomatic expressions, yung figurative figurative languages. So lahat ng wika ay mayroong ganyan. Kaya ano ba yung gusto mong iparating diyan? Itanong mo na, next question. Okay. Dahil familiar ka kamo sa mga idiomatic expression ng mga Greeks, ano sa Greeks idioms, yun pong walang pasimula at walang hanggan? Okay. So, dito po kasi sa Greek, no, yung ginagamit kasi nila na walang pasimula at walang hanggan ay arche po yun, no? Yung walang pasimula, yung walang hanggan naman ay telos. So, arche telos po yun. Next question. Okay, next question. Ang tanong ko po, yung mga terminong walang pasimula at walang hanggan, yung complete ano po noon, ano po sa Greek idioms po yan? Okay, so ako naman ay sumasagot noon ng naayon sa Biblia. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun ang sinasabi ko. So sa Biblia po, no, yung Greek no, na ginamit sa salitang walang pasimula at saka walang hanggan ay archeho at katelos. So archetelos po yun yung, yan yung original no, na Greek na ginamit no, sa Biblia. So yan po ay naayon sa Biblia yung aking binigay sa inyo. Next question. Next question. Okay. So, next question na po ako. Okay, dito po ako tatakbo sa Revelation, no? chapter 21, verse 6. Kaya sabi kasi dyan, sinabi kasi dyan, Alpha at Omega. Pag sinabi bang Omega, kasi sabi para sa iyo yung alpha nangangahulugan may pasimula. Pag sinabi bang omega, ang ibig sabihin ba noon ay may katapusan din? Hindi ho may katapusan ang kahulugan ng omega, kundi ang kahulugan ng omega ay last ho, or pinakahuli. Hindi po may katapusan, kundi siya yung last. Yan po ang kahulugan ng omega. Ang alpha ibig sabihin siya yung first. Omega naman siya yung last. Iba ho yung may katapusan sa siya yung last. Next question. Siya yung katapusan. Okay, so ang ibig mo sabihin, yung alpha ay may pasimula. So kung i-construct natin, siya ang pasimula at ang huli. Ganun po bang ibig mo sabihin? Yes, yan mismo ang kahulugan ng alpha at omega. Siya ang pasimula, siya ang una, siya na rin ang huli. No? Kaya nga po siya tinawag na alpha at omega. Time na. Salamat! Okay. At dyan natatapos ang ating second stage ng debate, which is yung ating rebuttal at second cross. At dadako tayo sa ating conclusion. At bago yan, shoutout muna syempre sa ating mga nasa live. Pwede mo bang basahin, Sister Gabriela, yung ating shoutout dyan? Hello, hello, hello. Magandang gabi po sa ating mga active listeners, sa ating 30,000 listeners na pinangungunahan ni na Mr. James Mark Casbaliedo Villamayor, yung aking kaibigan na si Sir Marjon Reyes, Mark Anthony, si Sir John G. Argawanon,
Greg Ronald, Miss Malin Resor, Franca Mariana Caheben Vista, Ray Ricoy Padenas, at yung ating mga magagaling na admin, sina Admin Sispo, Admin Noel Perfecto, Admin Ronald Jomong, Admin Umbriel, Admin Ramon, and Admin Ferdinand. Good evening po sa inyo. Okay, at salamat, Sister Gabriela. At dako tayo sa ating rebuttal. Siyempre, ang unang magre-rebut, conclusion rather, ang unang magkukonclude dito ay ang ating negative, si Bro Samuel Tahuda. So, Bro Sam, 5 minutes para sa iyong rebuttal, Bro. Conclusion? Okay, wait lang ha. Okay, 5 minutes, final conclusion, Bro Sam. Time start now. Okay, so maraming salamat no. So napatunayan po natin no sa ating pag-rebut kanina no na talagang yung pinagsasabi ng ating kausap sa kanyang presentation na yung wala ko nung pasimula ang anak dahil siya yung Alpha at Omega ay napatunayan natin yung mali no dahil ang mismong kahulugan ng salitang Alpha at Omega yan po mismo ay siya ay yung una at siya yung huli. So yung salitang una po ibig sabihin po noon meron ho yung pasimula no at siya nga po yung pinakauna sa lahat kaya tinawag siya na Alpha or siya yung first kaya diyan pa lang kitang-kita natin na sablay talaga no ang itinayo ng ating kausap kanina at wala naman siyang ibang argumentong itinayo kundi yun lang pagiging Alpha at Omega no na hindi naman din talaga niya lubusang naintindihan kung ano ba talaga ang kahulugan ng Alpha at Omega gaya ng sinasabi ko sa inyo kapag sinabing Alpha at Omega ibig sabihin niyan ay first and the last. So, kapag sinabing first, meron kang umpisa. So, yung pagiging Alpha and Omega nga po niya, doon po niya nakuha yan sa Isaiah 43:10 na kung saan walang nauna sa kanya o magkakaroon man no pagkatapos niya. Kaya siya na yung una sa lahat at siya na rin yung huli sa lahat kasi wala lang kasunod pagkatapos niya. Kaya yan ay tumutukoy sa anak na kung saan ang anak ay merong pasimula o ang anak ay merong pinagbuhatan. Kaya ito yung Mika 5 dos no na hindi rin talaga niya no matibag yung ating argumento sa Mika 5 dos no. Na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ayon sa ulat dyan ay merong pinagbuhatan. So ang pinagbuhatan niya doon sa panahon ng eternity o yung panahon ng una, panahon ng walang hanggan, no, yan yung panahon ng eternity. Pero ang gusto kong pansinin niyo dyan na talagang hindi no matibag ng ating kausap yung salitang pinagbuhatan, no, dahil ang Ama no na tinutukoy sa awit 90 verse 2 at anumang sitas pa dyan no sa Biblia ay hindi siya ginamitan ng salitang ang pinagbuhatan niya. Nagpapatunay lamang yun na yung Ama walang pinagbuhatan, walang pasimula pero ang anak no ng ating Panginoong Hesukristo ay merong pinagbuhatan o merong pasimula. At ang kanyang pasimula ay bago nalabas ang mga bundok, bago lumabas ang ano pa man, no? Yung sinasabi sa 8:22, no? Na ako ang kaligayahan no, ng Diyos Ama ayon sa 8:30 at sa verse 31 naman, siya ay nagagalak sa mga tao. So yung ano na yun, yung nilalang na yun, siya ay nagagalak sa mga tao. No, siya daw ay nasa siping ng Diyos o siya ay nasa tabi ng Diyos tapos sasabihin ng kausap natin na abstract lang na yun wala talagang ganun, guni-guni lang yun pambihira naman no? So kapag sinabing nasa siping ibig sabihin siya talaga ay existido no? Siya ay existido, siya ay nagsasalita, siya ay meron ding damdamin, merong feelings no? Yun pong hair na sinasabi niyang pangtibag umano sa ating tindig na hindi yan ang ating Panginoong Kristo, yun pong hair ay wala ho siyang mabasang ganyan sa Tagalog na babae. Inamin niya mismo na walang babaeng binanggit sa 22 at wararing babaeng binanggit sa Hebreo original. So ibig sabihin, ang ating kausap ay kumakapit lamang sa mga maling salin, no? Yung mga salin lang na bagong labas, doon siya kumakapit, hindi talaga doon sa original na kung saan nandoon talaga yung pinakatotoo sa lahat, no? Kaya nga no, maging sa Bibliang English, no? Meron hong Bibliang English na nagsalin ng Proverbs 8:1 na hindi gumamit ng salitang hair, no? Dito po sa Bible in Basic English, no? Kung babasahin natin yung Proverbs 8:1, ganito po ang ating mababasa. Sabi dito, no? That not with
dito sa Bible in Basic English, is not wisdom crying out and the voice of knowledge sounding. So wala hong ginamit na here dahil yan po talaga ang galing sa original. Wala pong babaeng binanggit dyan ay bunga lamang ng mga translator lamang ang nagdagdag ng her dyan na kung saan yan naman ang kumbaga ginawang batayan ng pananampalataya ng ating kausap, no? Doon lang sa mga idinagdag na translator dahil aminado naman siya kanina na wala talagang her doon sa original Hebreo. Kaya no, ako'y nalulungkot sa akong kausap, no? Dahil maging yung salitang prototokos, total siya na yun daw ay firstborn, no? Pero wala naman siyang mailabas, no, na nagpapatunay na hindi firstborn ang prototokos, no? Yung prototokos po, ibig sabihin, firstborn, panganay, or siya yung pasimula, siya yung pinakao na ibig sabihin, nilalang siya. Sa lahat ng mga nilalang, siya yung nauna, kaya nga siya tinawag na prototokos. At ito po, itong hindi talaga niya matibag, kaya nga siya tinawag na anak, kasi mayroong nag-anak sa kanya. Kaya nga, noong inanak siya, yun mismo ang kanyang pasimula. Ang ama po, kailanman hindi tinawag na anak. Kasi walang nag-anak sa kanya, kaya wala po siyang pasimula. Pero ang ating Panginoong Kristo, no, napakaraming sitas ng Biblia, siya ay anak ng ama. Kaya kung anong araw man yun siya ay pinanganak ng ama, no, ayon sa 2:7 ng awit, na ngayong araw na ito ay pinanganak kita, yun mismo ang kanyang pasimula. At nangyari yun sa panahon na kung saan wala pa ang mundo, wala pa ang mundo natin, no? Doon yun nangyari yung kanyang pasimula, doon ako misa. Okay, so salamat. Dadako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Bro Fernando Camacho. Okay. Unmute, bro. Okay. Ayan, so 5 minutes, bro. Your time start. Final conclusion. Now. Okay, thank you po. Sa akin pong natitirang oras, mga kapatid, ano? So, unahin ko na yung kawikaan, yung talagang iginigit po niya, no? Yan. Na yan daw ay hindi babae. Oh? Tignan po ninyo, mga kapatid, no? Babasahin ko po ulit, no? Yung 8:1. No? At palibasa ay palagay ko hindi siya tumingin doon sa mga yung form ng pagta-translate, no, ng from Hebrew to English, no. Ayan. So, yung salitang kanya, kasi hinahanap niya sa Tagalog, eh wala kang mahahalinhinan para sa salitang her. Kasi ito po, yan po ay kapag ka isinalin niyo na po 'yon, yung saktong pangungusap na 'yon sa Hebrew, talagang her ang lalabas po diyan. Isa pang katunayan 'yan, mga kapatid, yun po nga ibaba niyo lamang po 'yan. Sa chapter 82, akit nyo sa chapter 7 verse 4. Ano po sabi? Sasabihin mo kanino sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae. Oh, at tawagin mong iyong kamag-anak na babae ang unawa. Kaya imposibleng si Kristo yung karunungan binabanggit. Kaya nga doon sa 1:8, her ang ginamit. Kasi sa 7:4, sabihin mo sa kanino, sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae. Babae ba si Kristo? Hindi. Oh, kaya sabi ko sa inyo, meron ako 5 bala tungkol dito, pangalawa pa lang ito. Hindi ito si Kristo, kaya bagsak pong argument niya. Kaya ngayon, kanina sabi ko dapat sinagasaanan niya sa unang stand niya. Sabi niya, nalito raw ako, no? Kasi dapat na magpipresent muna siya, mali. Siya yata nalilito Ang topic, ako ang affirmative. Pag sinabing affirmative, ang kasunod na pagtatayo, giba agad. Kapag magtatayo ka, ang tawag dyan, combinational topic. Pareho kayong speaker. No? First speaker, second speaker. Yeah, kaya pati dyan, hindi uubra ka, mga kaibigan. Ano? Then, lagi niya sinasabi, yung Colossus 1:15, sinasabi ko raw po na yung prototokos hindi nangangahulugang firstborn. Wala akong sinasabing ganyan, mga kapatid. Ang sinasabi natin, hindi lahat ng kahulugan ng prototokos ay firstborn. Ito, hinahanap yung dictionary. Ito kay Teyers. No? Ano sabi ni Teyers? Ayan, sa pahina 4416, 556. Ano sabi niya yan, no? Supreme rank. Ayan po, Ay, hindi niya makita. Nakalagay, supreme rank. Hindi lamang yung firstborn. Kaya nga nakalagay doon, no? Supreme.
para sa kanyang mga creation. Then yung Mika 5.2, ano? At nakita niyo, nilalaro natin yung 92, 93 dos at Mika 5.2 kasi iisa lang ang pinagmulan niyan. Oh, yung pinagmulan sa olam mula ng walang hanggan. Yung walang hanggan, walang pasimula yun. Kahit ang term na ginamit ay pinagbuhatan, parehong nangangahulugan yun. Walang pinagmulan, parehong sa olam. Ano? Yan. So, yung, kaya itong sinasabi niya, hindi ho na naige. Ngayon, yung 43 G's no, na binabanggit po niya, hindi ho nagsasabi ng ating Panginoon doon, ay may pa, ay may pinagmulan kundi sinasabi lang doon ano na walang pinormahan bago pa siya talagang wala kasi eternal siya eh. Ano then yung iba pa niyang mga ginamit ano medyo kulang na lang ang aking oras ano okay doon sa mga ginamit kong talata sa Apokalipsis ano ho tandaan natin no yung pong mga idioms ng Greek pag nagsasabi sila ng walang pasimula, walang hanggan. Ang ginagamit po nila diyan, no, alpha and omega. Kaya doon ko siya tinatanong. Okay, kaya yung alpha at omega, hindi ibig sabihin yun literal na may starting point kundi tumutukoy yun sa walang pasimula, walang hanggan. Kaya nanatiling nakatayo ang ating pong itinitindig at nagiba natin yung mga matitibay na niyang mga haligi katulad ng kawikaan at katulad ng aklat ng mga awit. So dito po ay purihin ng Panginoon, nagwagi na naman ang katotohanan. Salamat sa Diyos. Okay, at dyan natatapos ang debate natin between SDA versus MCGU sa topic na patutunayan ko. Ayan. Patutunayan ko na si Jesus ay walang pasimula. Affirmative natin si Fernando Camacho, negative naman si Samuel Tahuda ng MCGU. At bago tayo mag-end ng live, syempre bibigyan ko muna ng tig 1 minute na pasasalamat yung ating mga debater. So bro Fernando, pasok mo yung 1 minute bro. Yes sir, at pinasalamatan ko unang-una ang ating pong Panginoong Diyos. Natapos, nag-umpisa ang pag-uusap na ito ng may kaayusan. Ano at mapayapa. Salamat din po sa Debaters Convention kay kapatid na Russia na siya nga moderator at kay kapatid na Gabriela na siya pong naging co-host ng atin pong gwapong-gwapo at makisig na si kapatid na Russia. Next. Yun kay kapatid na bro na nasa ating platform kay Pastor Romel, ayan sinamahan ako ng aking kaibigan. Kay kapatid na Ruel, ayan no, yung akin pong kapatid rin at kay kapatid na Rod. At syempre, sa atin pong napakahusay na debatista ng MCGU, ang founder ng na si kapatid na Samuel Tahuda. At sa comment section, maraming salamat po sa inyo. Ano man ang inyong komento, pinagpapasalamat ko po dyan. Sundan po ninyo mga kapatid ang aking pong YouTube channel. Type nyo lamang po sa YouTube, Fernando B. Camacho Jr. Subscribe po kayo at panoorin po ninyo. Marami po kayo matututunan dyan. Sa amin pong mga online na discussing o sa Facebook online ay mapapanood po ninyo kami every Sunday 4 to 6 p.m. at Martes at Huwebes 8 to 9 p.m. sa programang Ask o Ayon sa Kasulatan. Muli po binabalik natin ang pasasalamat at papuri sa atin pong Panginoong Diyos, Viva Adventista hasta la vista. Okay, at syempre 1 minute din kay Bro Samuel. Pasasalamat po. Okay, maraming salamat din po sa Diyos na sa pagkakataon na binigay niya sa atin upang mahayag yung katotohanan no, ng kanyang salita. At dalangin ko sana na nawa ay nabuksan no yung mga pangunawa no ng mga lahat ng mga nakikinig no patungkol sa aming paksang pinag-uusapan na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo nga ay mayroong pasimula. So, okay. Ang debate ba yan? So ang debate po na natapos no, bago lang ay i-upload ko po sa aking YouTube channel. So sa YouTube po meron akong channel doon na ang pangalan ay Samuel Tahuda. So kung gusto nyong mapanood no, yung iba pong mga debate na naganap ko noon ay pwede nyo pong puntahan. No? Search nyo lamang aking pangalan sa YouTube at yun lamang po, salamat. Okay, so that is Samuel Tahuda, yung kanyang YouTube channel. Suportahan nyo daw. Ayan, Samuel Tahuda. Yun ba yun bro, yung... Ano mo? Samuel Tahuda lang din? Isi-search? Samuel Tahuda lang. Okay, at saka sa kay Fernando
Camacho. Search nyo din sa YouTube channel. At syempre, Debaters Convention, nagpapasalamat sa ating sponsor today, tantra-veda.com. Ayan. At ang ating YouTube channel, please, please subscribe. Debaters Convention, search nyo lang at makikita nyo na agad yung ating YouTube channel doon at lahat ng debate. Hindi lahat, almost ng debate ay mapupunta doon. At kung meron kayong na-miss, please contact us para i-upload namin at baka meron kaming nami-miss na mga video or gusto nyo panoorin. Ayan. At syempre, nagpapasalamat din kami sa aking co-host ngayon, si Gabriela. Ayan. At ang ating mga next debate, bukas. Okay, tingnan ko lang sa ating schedule bukas. Meron tayong debate sa 30. Ano ba bukas? 31. Okay, wala tayong debate sa 31. At babalik tayo sa September 2 at September 3. September 2 kay Nico versus Fernando Camacho. September 3 kay Bronash at Dindo. September 4 sa akin at saka kay Ibrahim Rumas. At September 6 kay Dino. September 5 kay Napoleon ng Christian Judaism versus Melchor Manalili ng Catholic. September 7, Fernando Camacho versus Nihil. September 8, Nihil versus Fernando Camacho. At September 5, ito pala, si Aikish ng Advanced Futuristic Catholic versus Fernando. So napaka, ano no, sunod-sunod si Brother Camacho sa ating next week or ngayon na week. So yan, this is Admin Russia, Debaters Convention, we're out. Pagkasa na ayaw mo nang magwakas. Handa ka na bang yakapin ang buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitadaan kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, iyak ikaw ay mali. Maliligang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Layanig sa depo, yan ang ginatin ang buong mundo. Ang patunay mo ang iyong tindig at ikaw ang ibig sa dep ko. Yayanin sa dep ko, labanan na banal na kasulatan. Kapayapan matatamin na sa tunay na nawa. Pilitin na mag-saksi. Walang-walang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa likong iba. Sana ka naman sa gandaan pakasap itong araw kamarating. Diyan ang lisip hanggang huli, oras-araw at panahon at totohan at to'y kahirang. Huwag ka sana maliligaw ngayon ikaw ay sila muli. Layanig sa depo, yan ang ginatin ang buong mundo. Patunay mo ang iyong tindig at ikaw ang ibig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na banal na kasulatan. Kapayapan magkakamit lang sa tunay na unawa.
masang uri na pagsusuri ng katawan.